Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli sa pag-iingat, sa pagkakataon na kung saan ikay aming masamba sa Espiritu at Katotohanan. Inyong nga pong gabayan, ang mga kapatiran na patuloy niya patungo rito at maging kaisa po namin na kung saan ang kalulatian ay maibigay po namin sa inyo. Totoo po na araw na Linggo, wala na pong pinakamaganda na ang iyong mga anak ay masumpungan sa inyong bahay-sambahan at kami ay sumamba. Pasapasan niyo po ang mga salita, ganoon din po ang mga doktrinang ito na aming pag-aaralan, maging karagdagang lakas ang aming pananampalataya. Sa pangalan po ng aming Panginoon na si Kristo Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Alright, so nung raan po nakita natin, nandun tayo sa Tower of Babel. Ano po, iniisa-isa ko lang po muna ito. Ang detail po nito ay sasalakayin din natin. After the Tower of Babel, pumasok po ang kay Abraham. At si Abraham po, it typifies the dispensation under grace. Bagamat hindi pa po yun talagang eksaktong grace. Grace sapagkat wala pa po yung law. Pagdating kay Moses, ay kay Abraham, papasok pa lamang po ang law noon sa panahon ni Moses, Exodus chapter 20. So, yung Abraham, it suffered to be the grace period pa rin sapagkat ang pinakapalatandaan na ibinigay sa kanya ay ang pagtutuli. Ano po, yun po yung sa panahon nila, ang mga tao ay nahihiwalay sa dalawa, Gentile, and then wala pa po yung church. O hindi po, bagamat nabanggit po yung church na sinasabi, church in the wilderness, there's no such matibay na meron na pong iglesia during that time. Yung church doon ay tumukoy lamang po dun sa congregation. Ano po? Kasi po, pag sinabi mo yung church, nung panahon na yon, maski hindi church, tinatawag na rin na congregation. Kahit na anong congregation yan, community o eskwelahan, whatever, congregation, ang tawag po dyan ay tinatawag nilang covenant. Ano po? Sa dalawang eskwelahan na nag-aaral sa panahon natin ay nahayag po yung tinatawag na covenant theology at saka itong dispensational. Tayo po ay mas kumikiling tayo dun sa mga dispensationalist bagamat hindi po tayo extreme sa dispensationalist. We believe in the dispensation but we are not dispensationalist. And then hindi natin sinasarahan yung covenant theology, bagamat meron silang mga pamamaraan, pag-aaral na hindi natin lubusang tinatanggap dahil na rin po sa scripture. Ano po? Kasi pag sinabi mong covenant theology, meron silang top beforehand, ano po, meron na silang tinatawag na covenant of works, covenant of redemption, and then the covenant of grace. Doon sa tatlong yon, bago papasok pa lamang yung pitong covenant, ano po, yung Abrahamic covenant, Edenic covenant, bukod doon, nandun na yung tatlo na sinasabi na, before the foundation of the world, nandun na yung nag-uusap-usap na raw yung tatlong persona. Siyempre, naniniwala tayo doon sa eternity na yung tatlong persona, nandun na, of course, kasi yung tatlong persona na yon ang bumubuo ng Godhead, the Godhead, at which is hindi natin nire-reject. Na pinaniniwalaan din ng covenant theology. Po. Kaya tinatanggap din naman natin yon. Pero pag sinabi niyang covenant of works, doon po tayo medyo umaapila sapagkat sa kanilang covenant of works ay lumalabas na kinakailangan kasi pareho ng talatang ginagamit. For all have sinned. Ganon din ang mga dispensationalists. For all have sinned. So salvation by grace. Ganon sa kanila. Tumitibay yung kanilang covenant of grace. Totoo yon. Pero pagdating po dun sa salvation, ay sinasabi nila, papaano sasampalataya ang isang tao kung hindi muna, first, kailangan dumating ang banal na espiritu, bigyan muna siya ng unawa, bubuhayin muna siya. So, pagka buhay na siya, dun pa lamang niya may exercise yung kanyang will na sampalataya o hindi. Ganun po yung kaya naman to nire-reject ng mga dispensationalists sa kabila nung tayo inirespeto natin yung pag sinabi mo kasi dispensation ay ang Diyos ay we believe na sa bawat panahon ay nandun ang Panginoon at siya ang kanyang plataforma nangingibabaw sa bawat panahon. Ano po? Nire-reject natin sa dahilan lumalabas sa kanila, yun lamang naman po eh, na ang salvation nagiging process. Nasisira doon sa puntong sinasabi natin, salvation is instantaneous. Ito po ay iglap na pagkilos ng Panginoon sa isang makasalanan. No? Hindi kinakailangan muna
Ganon, na nagiging proseso yung salvation. Nire-reject natin yon. Hindi pwedeng maging proseso ang salvation. Ang proseso ay yung Christian growth, yung paglago, hindi yung yun ang Christian living, yan ang proseso. Meron niyang tiyatawag na conversion, merong adoption, justification, meron siya na ganon. Pero sa instantaneous, lahat po yon, pag ikaw ay nagsisi, kinikilala mo yung gawa ng Diyos. Yung gawa ng Diyos kasi, binuo yun kay Jesus Christ. Jesus Christ is the revelation of God works in salvation. Yun po yun, God works, trabaho ng Diyos. That's why, saved by grace, pinaniniwalaan natin. Hindi tayo naligtas sa ating gawa. Kundi bago yan, wala tayong magagawa. Tayo ay patay, spiritually. Nandun ang party ng minsan ay hindi pagkakasundo ng mga dispensationalists at saka ng covenant theology. Yun ang hindi nila pinagkakasundoan. Bagamat hindi tayo kumakani sa kanila man, gumigit na tayo sapagkat we believe na kung totoo yung sinasabi nila, ay hindi naman tayo sumasangga, kundi sumasang-ayon tayo. Kaya lang, hindi natin masasabi na ang salvation ay sakop doon sa growth. Kasi ang paglago, kinakailangan mo ng ipanganak. Yun ang unang-unang step. At ang kapanganakan ay pagkilos ng Diyos. At Diyos ang nanganganak. Yan po sinasabi sa Hebrews chapter 1 na po na ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Yun po yung prophecy. At muli, yung the word muli. Kaya meron tayong tiyatag na born again. Kapagkat nung nagkasalan tao, ay mistulang ang tao ay nahubaran. Bagamat sila'y hubad, pero sila ay nalulukuban ng katuwiran ng Diyos. Hindi pa rin sila matatawag na makasalanan during that time. Pero nandun yung capacity to commit sin. Nandun yung capacity to be holy. But they are not yet holy. Hindi pa sila banal. Kasi wala pa nga sila. Sila ay mistulang innocent. Yan po yung, doon po mapasok po yung innocent state na hindi naman din sinasang-ayunan ng mga covenant theology. Sapagkat sa covenant theology, dalawa lang ang kanilang inikilala. The covenant of grace and the covenant of works. Ganon sa kanila. Ano po? Ngayon, hindi natin direktang sinasabing mali sapagkat totoo naman na ang salvation is by grace. Wala tayong ibinahagi dito. Tayo ay mistulang patay. Ang Panginoon ang gumawa, siya lahat, at tayo ay, pero buhay tayo in a sense ng will, sapagkat yung will ay pagiging pre-moral being ng tao. Nung nagkasala ang tao, hindi naman namatay yung kanyang pagiging pre-moral. No? Malaya pa rin siya at meron siyang kakayahan na sumampalataya. Sa kabila nung siya ay naging makasalanan na, pero hindi ibig sabihin wala pa rin, wala siyang kakayahan na sumampalataya. Meron. Doon sa parting yan, doon nagkakaroon ng pagtatalo na ang tao ay. Sa mga dispensationalists, we believe that moral being, ang moral responsible being ang tao. Sa kanila, ay totally dead. Walang moral. Kailangan. Magkakaroon ka lamang nun, bubuhayin ka muna ng banal na espiritu bago magkaroon ng moral. Yun ang ano nila. So, medyo slight yung pagkakaroon nila ng pagtatalo ng covenant at saka dispensational. Ngayon, saan tayo lumulugar sa bagay na yon? Kasi, pag sinabi natin dun sa parting yon ay magkakaroon. Yung pagiging moral, hindi naman pinakikialaman niya ng Diyos eh. Nung ang tao ay ano pa siya, inosente pa lang siya, ay meron siyang kakayahan, pwede siyang maging banal, pwede siyang maging makasalanan. Hindi siya pwedeng tawagin na either of the two, na pwedeng holy, hindi pa siya pwedeng tawagin holy. Yes, they are not committing sin at that point, kasi they are still innocent. Innocent sila sa bagay na kasalanan. Bagamat sin is there, nandoon ang kasalanan, pero hindi pa naman nila kinahuhulugan ito. At ganoon din naman yung kabanalan, nandun din.
pero hindi mo pa rin sila pwedeng tawaging banal. So wala silang identity maliban sa pre-moral being. Nandun sila. Pwedeng maging banal, pwedeng maging makasalanan. So ang pagpapahintulot under the permissive will of God ay nandun sa punto na inalaw niya na makapasok ang kasalanan upang subukin itong kanyang nilalang. O, kasi ang pangunahin na trabaho, o, sabi natin, pag dispensation ang pinag-usapan, merong tinatawag na human responsibility o yung tumatanggap. Yung tumatanggap ng agreement, covenant. Kaya pag pinag-aralan mo ang covenant theology, hindi pwedeng hindi mo pag-aralan ang dispensation. Hindi pwedeng pag-aralan ang dispensation at ibabasura mo ang covenant theology. Hindi pwede, magka-ano po yan, magkasangga po yan, yung dalawang yan. Kaya pag pinag-usapan natin ang covenant theology, mayroong agreement. Pag sinabing covenant theology, agreement ang pinag-usapan niya. Ang agreement pwedeng tao sa Diyos, Diyos sa tao, tao sa komunidad, tao sa lahi, o Diyos sa lahi. Ganun po yan, pinag-uusapan. Yung kasunduan nila. Ngayon, doon sa kasunduan na yon, ay pumapatak pa rin po ang dalawa yon. Tinatawag po yung tinatawag natin na conditional at non-condition. Doon sa panahon na yon na inilagay ng Panginoon ang responsibility, papasok, pag pinag-usapan natin dispensation, pag-usapan natin yung stewardship. Sino ang pinagkatiwalaan ng Diyos sa panahon ng innocence? Natural, walang iba kundi si Adam and Eve. Sila ang responsible doon. Ang kanilang trabaho o tungkulin na gagawin ay to portray the glory of God. Sinasabi ng mga covenant faith, o yung covenant theology, ang pinaka-purpose daw ng Diyos sa tao ay salvation. Nandyan yung dalawang yan eh. Sabi ng mga dispensationalists, hindi salvation. Kasi kung salvation, bakit walo lang ang naligtas sa panahon ni Noah? Sa ilalim ng kung covenant of faith ang titingnan natin, kasi yung kay Noah, human government yon. So bakit pinahintulot ng Panginoon yon na walo lang ang maligtas? Kasi walo lang ang naligtas eh. Kung talagang primary ng tungkulin ng Diyos, iligtas ang tao, then why God allow that only 8 souls had been saved? So, hindi ganon. Kaya sabi ng mga dispensation, hindi ganon. Meron pang mas malalim doon kung anong talagang purpose ng Panginoon sa tao. Of course, sa kanilang pagbubulay, hindi yung salvation ng tao. Dahil nga, limitado lang yung mga nasisave. Kito nyo, bakit yung mga Philistine, Perizzite, bakit may mga bilang nung sa Amalekite nga, sabi ng Panginoon sa ilalim ni Saul, patayin lahat yung Amalekites. Pati mga hayop, lahat na ano, wala kayong ititira. Ganon. O, nung pumunta si Saul, anong nakita niya? Oh, maganda tong mga ano, mga baka, magaganda. Hindi nila pinatay lahat. Nagtira sila. Na yung bagay na yon, yung mga Amalekites na hindi nila pinatay, na inutos ng Panginoon, abolish eh. Doon pumapasok yung, kung ano yung sinabi ng Panginoon. Bagamat, sa ating paglilingkod talaga, dumadaan ito sa ating damdamin. Pero yung damdamin natin, dapat mangibabaw kung ano yung purpose. Sa buhay natin, it's not salvation of men ang primary purpose. Ang pinaka-purpose is for the glory of God. Anything, it must be for the glory of God. Sa pamantayan ng isip natin, ay dinidibati natin yun. Ay, ano ba yun? Kung purpose naman, ibig sabihin, ang Diyos makasarili. Ganun ang ano eh, ganun ang isipan ng tao. Paano magiging makasarili ang Diyos? Eh, kanya yan. Kanya ang kaluwalhatian eh. At siya lang ang pwedeng gumawa ng kaluwalhatian na para sa kanyang kapurihan. Hindi niya ito pagkakatiwala kung kanino. Kita niyo sa Isaiah 42, sabi niya, hindi niya nga ibibigay ito sa mga larawang inanyuan eh. Hindi niya ibibigay yung kanyang kaluwalhatian. Kanino niya ibibigay? Doon sa kauri niya. Sino yan? Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ang siya lang ang daan, buhay at katotohanan. Sino man di makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Anong primary na layunin ng Panginoon? Itindig yung kaluwalhatian ng Diyos na
na inupasala ng tao from the very beginning nito, yung tinatawag nating sa Edenic Covenant o sa Covenant. Sa Edenic Covenant, yung pakikipagkasundo ng Diyos sa tao ay Adam fail. Kasi si Adam as the head ng humanity, dapat niyang turuan yung kanyang asawa. Sabihin kay Eve, yun talang ang panuntunan doon eh. Kaya ang headship nasa lalaki. Sapagkat ang lalaki, siya yung unang nilalang. Pero ang Panginoon, makita niya, hindi maganda na nag-iisa ang babae, ang lalaki, sabi niya. Kaya nga, gawa ko siya ng katuwang. So, ang babae ay nilalang ng Diyos for the glory of God. Kasi ang God, hindi siya nag-glory nung makita niya na nag-iisa si Adan. Sabi niya, it's not good. Oh, hindi maganda. Oh, hindi salvation ang pinag-uusapan na. Hindi niya sinasabi, it's not good that a man can be saved alone. Hindi, wala ang pinag-uusapan. That man ay walang companion. Wala siyang, yung kalulatian nandun sa lalaki, wala siyang katuwang. So, igagawa ko siya, sabi niya. Pinatulog niya si Adan para igawa siya ng kanyang katuwang, si Eva yon. Ngayon, si Eva, Eva will answer the need of Adam. Lahat ng kailangan ng lalaki ay nandoon kay Eva. Si Eva yung completeness. Kung titingnan natin, sana it's not good. So, lahat ng bagay nilalang ng Diyos, sabi niya, it was good. It was good. Pero pagdating Diyos, it's not good. Sabi niya. So, ginawa niya ng babae. At yan nga, ginawa niya, ang pangalan niya, Eva. Sa wikang Hebrew, ang ibig sabihin ng Eva, Isha. Yan ang ibig sabihin ng babae. Babae, Isha. Kaya dapat ang babae, Isha-Isha lang. Pag nagtuturo ako sa police, itatawanan sila eh. Kasi ako nagtuturo ng sanctity of marriage. Kaya, like, ang babae, Isha-Isha lang. Hindi pwede dala-dalawa. No? Meron pang Lunes, may pang Martes, may ano. Hindi ganon. Kasi ginawa siya ng katuwang niya na babae. Kaya sabi, noong sinabi ni Adam, ito nga ay tatawaging babae. Sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ang lalaki kasi, ish, I-S-H. Ang babae, I-S-H-A, Isha. Kaya sabi niya, tatawagin siyang babae. Sapagkat kinuha siya. Sa Hebrew word nila, tatawagin siya Isha. Sapagkat kinuha siya sa ish. Yan, kaya magkatuwang. Ngayon, magkaiba talaga yan. Yan po yung lagi kong ini-emphasis sa mga kinakasal ko. Magkaiba talaga kayo. Hindi pwede yung compatibility. Hindi kayo nilalang ng Diyos na compatible. Hindi totoo yan. Yun ang trabaho ni Satan. Anything that is compatible, naghihiwalay yan. Pero ang pinagsasama ng Diyos, yung magkaiba. Magkaiba talaga ang pagkatao ng babae, iba ang pagkatao ng lalaki. So that they can attract. Mag-a-attract yan. Parang sa magnet. Hindi pwedeng mag-attract ang parehong south. Ano? Kailangan north and south attracts. Pagka yung parehong south, Rafael, naghihiwala yan. So, yun ang isang bagay na may. Ngayon, kasi ang family is an institution. Kaya ako inuulit-ulit yan. Church is an institution. Pag ang ating Panginoon ay missionary. Ngayon, totoo yan. Pero saan niya tuturuan ang kanyang mga mananampalataya para maging mission-minded? In the church. It is the church that sent missionary. It is the church that give training ground to the workers sa bawat isa sa atin. Yun po yung pumapasok yung Christian growth. Hindi ka niligtas ng Panginoon na wala kang kasasapi ang church. Kinakailangan meron kang church na magiging household of faith mo. Kung mananampalataya ka na, kailangan meron kang household of faith at may pastor yan. At ang trabaho niyan ay to serve, to minister the flock. Siya yung maglilingkod. Siya yung magtuturo. Siya kasi yung tatay. The same way, sa pamilya, paano ka magpapastor sa isang church kung yung isang bahayan mo, hindi mo ililib? Ganun din sa church. Paano ka magiging mabuting pastor kung ang pamilya mo, papabayaan mo? Yung church na pinagkatiwala sa'yo, ipapabayaan mo. Ganun yun. Kaya sa Hebrews 13:5, iyan ang pangunahing trabaho ng pastor. Kung paano ma-reflect yung kaluwalhatian ni Kristo in the church as a whole. No, paano tayo pag-iisahin kung ano yung mga bagay na tinuturo ng salita ng Diyos,
trabaho ng pastor to convey. Diyan ipinanganak yung preaching. Kaya may preaching, may Sunday school department to convey the word of God, what God has been told to do to the preacher or to the flock of people and to the congregation mismo. Ano yung gagawin mo? Papaano la? Parang sa pamilya, papaano palalakihin yung anak mo? Sabi nga ng presidente, dapat tatlo lang para maasikaso. Ganun din po yon sa church, ano po, para maasikaso. Kasi yun ang trabaho ng pastor eh, to feed the flock. Yan ang hinabiling Panginoon nung kausap niya si Peter. Loves thou me, sabi niya, iniibig mo baga ako? Sabi ni Peter, yes Lord, alam mo na iniibig kita. Then, feed my flock. Pakainin mo yung aking kawan. And then, hindi lamang yun, not just to feed the flock. Oh? Kundi ano ito, to strengthen, to give, to minister kung ano ang pangangailangan ng church. That's why, maski na-apply ko sa sarili ko, nung ako'y bagong mananampalataya, ay naay ko maging pastor. So, anong kinakailangan? Yung congregation, yun ang magtuturo sa'yo eh. Kaya sinabi sa 1 Timothy chapter 2, no, kung ang sino man gusto maging bishop, mabuti. Kailan mo malalaman na maging mabuti yung ganyan? Pag ikaw ay patuloy na dumadalo sa church, kaya sabi, forsaken not the assemblies of God. Kaya wag mo itong ipuporsake. Kasi yung paglago mo, process yan. May time, may proseso yan. Sabi nga sa kausap ko kahapon, sabi niya, Pastor, kahapon, nagsisimula na lang kahapon ang evangelism natin. Nagsisimula na tayo. Di unti-unti na rin lumalaban ang mga mananampalataya. Nanlalamig na. Unti, dati sa pasimula, nandiyan, bugso. Ngayon, parang nawawala na isa-isa. Ganun po yan. Kasi hindi tumitigil ang Diablo. Do you think Satan will stop na fighting the congregation? Hindi. Hindi siya tumitigil. He's like a roaring lion seeking whom he may devour. Parehong trabaho niya yan. Lagi siyang naghahanap kung paano siya makaka-agwanta sa atin, makakalamang sa atin. Kaya ang mananampalataya ay sinasabi, pray without ceasing. Lagi tayong mapagpanalangin. Only then, through that channel of prayer, we are taking the power that can handle the problem. Because in our own selves, we cannot handle the problem. Hindi tayo pwedeng tumapat kay Satan eh, in our own strength. We need the Holy Spirit. At yan ang trabaho ng Holy Spirit. Sa panahon natin ngayon, na sa ilalim tayo ng administration of the Holy Spirit, because we can do nothing without Him. Kailangan natin siya sa lahat ng pagkakataon. Yun po ang isang bagay na kinakalaman nun. Ngayon, sa Tower of Babel, nagkaroon sila ng pag-iisip sa pamumuno ni Nimrod. No, sabi niya, hanap tayo ng magandang lugar at baka tayo kumalat. So, makikita rin doon sa naging motibo ni Nimrod na ayaw na nilang mangalat. So, that is against the commandment of God. Nang sabi sa kanya sa 11:7-9, ay kinakailangan kumalat sila, kalata nila ang lupa. Ngayon, sila ay bubuo ng isang city at ang isang pinakapanampalatayan nila, yun yung Babel eh. Gagawa sila ng isang parang pinakabantayog na aabot sa langit. Sariling sikap yun eh. At ang buong kalupaan, iisang wika lang. See, yun ang ipinakikita. Ang isang unity na kung saan, yun din ang aatakihin ni Satan sa panahon natin. Unity. Kaya magkakaroon ng tiyatag na one world religion, one world government, one world economic, yan si Satan. Kanyang ipupuspusin ang man of sin na siyang kukontrol ng pinakamahusay na militarisasyon, economic development, lahat yan. Kaya nung sinasabi nung ganyan, ako eh, Pastor, sino boboto mo? Ako eh, boboto ko yung isang ano, pero ganun pa man, huwag siyang magamit. Kasi tayo, as a prophecy, pag pinag-usapan natin, unification talaga ang target ng magkaisa ang buong mundo. At dalawang bagay kasi yan eh, si Jesus Christ lang ang talagang mag-unity sa ating lahat. Through Jesus Christ, not kung sinong mga tao, not even Satan. So si Satan ay bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon. 7 years tribulation, patutunayan niya yung kanyang pag-angkin sa unity na pinlano ng Panginoon. Kaya yung dalawang alipores, dalawa kasi ang hayop,
Isa lalabas sa karagatan, isa lalabas sa mga tao. Yung sa karagatan, yun yung sa politics. Yung sa tao, yun yung sa religion. So, dalawa yon. At yung isa ay magiging the war of the harlot, yung isa yon. Pareho nga hatulan Panginoon yon. At makikita natin na ang bayang Israel, sa panahon ngayon, ang bayang Israel nasa pagkabulag. Hindi pa siya mulat. Siya ay mako-convert. Sabi ng mga theologians, maybe sa kalagitnaan ng tribulation, doon magkakaroon. Sapagkat malapit na yan. Pagbabalik ni Jesus Christ kasama ang church. Kasi ang church, bago mangyari yon ay irarapture, no? Irarapere. Ibig sabihin nun, aagawin, irarapire. So tayo mga mananampalataya, hindi tayo masyadong lubos na nagtitiwala sa mga bagay na material na ito. Alam natin na yung mga material na yan ay ipinagkaloob lang ng Panginoon so that we can serve God. Yun lang purpose para maluwalhati natin ang Panginoon through our money, time, effort, talent, whatever. Para magamit natin yon in serving the Lord. Ang pangunay nun, to glorify God. No, not just for the salvation. Salvation is just a secondary procedure lang yan. Ang talagang primary procedure ng ating kaligtasan ay to glorify the Lord. Yun ang ano natin. Bakit tayo mayroong mga instrument? Bakit tayo mayroong, ano, bakit may mga tinitrain tayo lahat? It is for the glory of God. Lahat ng yun para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sa sarili nating kaisipan ay nagtatalo tayo doon. Sasabi na, ay, ganun ba yan Diyos natin? Masyadong makasarili. Hindi nagsasarili ang Diyos sa kanyang pag-aari. Hindi niya sinasarili yung bagay na sarili niya talaga. Wala naman tayong pag-aari tayo. Sabi nga ni Hope, di ba? Wala tayong dinala dito, wala naman tayong ibabalik. Wala. We are nothing. Dumating tayong hubad, hubad din tayong paraon. Lahat ng mga bagay na yan ay para lang sa Panginoon. Ngayon, for the expansion at ng katatagan ng Kingdom of God, ipinagkaloob sa atin yan, yung mga talento na yan. Meron tayong talento sa music, use it. Hindi ka kakanta na para masabi magaling kang kumanta. Hindi ganon. May mas malalim na dahilan noon. Bakit kung gagamitin yung pagkanta? Para magkaroon ng harmony sa church. Anong harmony? Ano yung pagkakaisa na kinakailang idol? Na yung talento mo, ginagamit mo, para sa Panginoon. Kaya binigay yon para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kung binigyan ko man ng Panginoon, na-train ka. Kaya mayroon tayong mga Bible school. Tinitrain yung mga pastor how to ano yung salta ng Diyos. Matrain sila. Pag na-train na sila, tsaka pa lang sila isa-send out. It is the church that's sending the missionary. Kaya nung pag binabalikan ko yung sayo, kaya pala nung araw nung kahit na tumatawag ng Panginoon, sayo ko, hindi pa, patuloy akong lumalaban. Eh, yun yung proseso kasi. Maaring, pag hindi mo pa kailangan talaga, hindi ka kasi ipapadala ng Panginoon sa labas kung wala ka pang kakayahan eh. Alam mo, yung availability natin ay kung i-delay man ng Panginoon, it is because kailangan mo pang i-train. Ganun yan. Pag kahanda ka na, eh, nasa sa'yo nung go and preach the gospel. Nasa sa'yo na yun. Ganun yun. Ngayon, hindi magpapadala ang Panginoon na isang mangmang na manggagawaan. Hindi niya alam kung paano mag-witness. Hindi niya alam kung paano. Hindi, walang iniwan niya sa sundalo. Pag susugo ka para maging sundalo ng bayan, dadaan ka sa ano, sa training, ano, merong pagtuturo. Tuturuan ka humakong ng baril, merong kang panunumpa sa baril, ganun din yun. Ang Biblia, ganun din. Hindi naman ang matututo mo sa Bible school eh. Paano mo gagamitin yung mga talata? Kasi, sipin mo, kung sa ilalagay na sa methods of Bible study, ako nagtuturo ng methods of Bible study, I have 15 different outlines. 15 different outlines how to convey the Word of God. Meron natang na historical, merong analytical, merong historical background, at merong Bible, ano, ganun po yun, umabot pa nga na 17 yan eh. Pag nalaman mo na yan, you have to master that. Mamasterin mo yun. Pag master mo na yun, oh, meron ka ng outline. Ano yung outline mo? Ikaw. Oh, ang bawat pastor, lahat ng procedure, pinag-aaralan namin, pero paglabas niyan, iba-iba na yan. Ibang, hindi ka na pwedeng maging kamuka. Alba, si Pastor Bante, pag nag-preach, medyo magkakaroon ng hawig-hawig, pero
iba ka, hindi kasi Pastor Abante. You see, yun ang minsan nasisira ang mga manggagawa. So, kung mag-preach, ginagaya nila isang ano, kung mag-preach, parang si Pastor Abante. Para lang, pero hindi pwedeng maging ikaw si Pastor Abante. Pastor Abante is different from you. At ikaw, iba ka rin para sa kanya. Diyan pinakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Iba-ibang kasangkapan, pero iisa ang tinutungo ng paglilingkod. Ano yun? Kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun din sa pag sinabing Abraham, lahi ang pinag-uusapan niyan. Ang tawag dati diyan, seed promise. Kanino ba ipinangako yung seed? Kay Abraham. Sinong anak? Di si Isaac. Si Isaac yung pinakakalamnan noon. Ngayon, si Isaac ay sa kanya binubuo yung Abrahamic covenant. Pag nilagay natin sa dispensation, ang responsibilidad ni Abraham ay ipanganak kasi sa kanya ipinangako na sa kabila ng katandaan niya, manganganak siya ng isang, of course, hindi siya si Sarah. Siyempre, hindi nanganganak yung lalaki. Alright, sa pamamagitan niya, siya kasi yung progenitor nung seed. Yung seed na yon, not necessarily na si Isaac agad ang tinutukoy doon. Yung si Abraham, magkakaroon ng anak, at si Isaac, magkakaroon pa ng anak doon kay Jacob. Tapos yung Jacob, magkakaroon pa ng anak. Ilan na naging anak niya? 13. Si Dina, pang 13. Pero isa doon, si Levi, ang siyang pagmumulan ng mga priest. Eh yung Kristo, kanino pupunta? Doon sa kanyang anak na si Jesse. Yung si Jesse, mga anak, doon lalabas yung lahi ni David. Kay David, pinangako yung tinatawag na trono at saka yung Palestinian. Ganun po yun. Kaya pag sinabi natin, Hudyo, nung panahon na yon hindi pa sila tatawag na Hudyo. Tawag pa sa kanila, Hebrew people. Kay Abraham, nagsimula yung Hebrew. Tribu pa lang sila noon, hindi pa sila bansa. Ano po, hindi pa sila bansa. So, marami pang dadaan ang panapanahon. That's why pinag-aaralan yung dispensation. Ito po yung administration, pamamahala ng Diyos sa iba't ibang kapanahunan upang ituro sa atin na hindi niya pinabayaan ang kanyang bayan na tinawag niya sa kanyang pangalan at kung papaano ang mga tao na nasa sa ilalim ng pananagutan nito ay binabantayan ng Panginoon kung matatalo o magtatagumpay. Sino-sino ba sa mga responsibilidad? Nanalo ba siya kay Abraham? Nanalo ba ang Diyos? Hindi ba't nagkasala rin si Abraham? Yes, sa kanya ibinilang nakatwiran. Ayun sabi doon. And he believed God. And it was counted to him righteous. Pero, si Abraham ba totally 100%? Yun po naman ay pinakikita sa tinatawag na faith covenant. Sa faith covenant, o the covenant of Abrahamic, hindi naging solid si Abraham. Kasi si Abraham, hindi lang si Sarah naging asawa niya. Meron pa siyang isang naging asawa. Kilala niya isang asawa ni Abraham. Opo, nagkaroon pa siya ng isang asawa. Bukod doon. Tapos, ito si Sarah, nainip. Nainip siya doon sa pangako. Yung pangako, kasi yung covenant na pinag-uusapan na doon. Sa pagsinabing dispensation, katiwala ang pinag-uusapan. Ang steward sa panahon na yon ay si Adam. Okay? Si Adam at si Sarah. Ngayon, nung napakinggan ni Sarah, nagtawa pa siya. Remember? Nagtawa pa siya. Pero at the same time, sumampalataya naman siya. Pero, nainip siya. So, ang ginawa niya yung katulong niya. Alam niya naman ng panahon na yun, ang katulong binibili. Hindi naman katulong niya na swelduhan ang katulong. Kaya sabi niya kay Abraham, ito yung katulong ko. Si Isakar. Tama ba ako, Isakar? Si Hagar. Bigyan mo ako ng anak sa pamamagitan niya. Pareho rin yun. Traditional, pwede po yun. Pero, according to the promise, hindi ganon. Kasi ang talagang pinangako ng Panginoon ay kay Sarah mismo magmumula. Sabi ni Sarah, teka muna, ano na ako eh? Tapos na yung kaugalian ko eh. Hindi na ako pwede. Sabi niya. Pero hindi, sa tao, hindi pwede yun. Pero sa Diyos, hindi imposible yun. So, sa nangyari, kinuha si Hagar. Yung na yon yung sa faith, nalaglag doon si Abraham. Nalaglag siya doon sa promise. No? Kinuha niya yung si Hagar
At kumuha siya ng anak, naging anak niya yung Ismailites. Diyan naman nang galing yung mga Ismailites na number one na kalaban din. Kasi yung mga Ismailites, maski yung mga Muslim diyan sa Muslim, sinasabi nila, tatay nila si Ismail. At yung panganay, ganoon din. Kasi during that time, ang panganay, nandoon yung pangako eh. O eh, talaga namang panganay si Ismail. Ang pagkakaiba lang, wala yung pangako kay Ismail. Ang pangako na kay Isaac. O, yun, kaya hindi pwedeng ipilit yun eh. Ngayon, yun ang pinipilit nila. Ako, doon kayo masaya eh. Inaangkin nyo. Yun ang ibig sabihin nun na you are pretending something when you are not. Pinipretend mo na ganun ka. Eh, hindi nga eh. Kasi kung pag-uusapan ang promise, ang covenant, si Abraham ang kausap. O, si Abraham. At ang nilalaman, ganun po yan pagka pinag-aaralan yung covenant. Si Abraham, tama. Sumampalataya, tama. Pero ang pangako, anak ni Sarah. Hindi Hagar. Eh, Hagar eh. Eh, di same lang. So, ano nangyari dun sa dispensation? Same lang. Ganun po yun. Same lang dun sa panahon na yun. Hindi naging matagumpay yung mga bagay na ipinangako ng Panginoon. So, ngayon, sa Diyos, kailanman hindi natatalo ang Diyos eh. Hindi natatalo. Sa ibang mga preacher, kapag nagsasalita sila, sabi niya, nasira yung plano. Hindi nasira. Kailanman hindi mo kayang sirain ang plano ng Diyos eh. Kasi Diyos yan eh. Paano po mo tatawagin omnipotent yan kung nasira ng plano, yung plano ng Diyos nasira ni Satanas? So, ibig sabihin, mas powerful si Satan kaysa sa Panginoon. Siyempre, hindi. So, hahanap ka ng bagay na kasi tayo kasi ay nag-iisip at wala namang masama doon. Yung isip natin, talaga kuminsan, naghahanap tayo ng answer that can satisfy the question na rising from our own mind. So, naghahanap tayo. So, kaya nga sabi ko po, pangunahin natin, nandun tayo sa attributes of God. Doon muna tayo sa apat na attribute. Kasi ang attribute o katangian ng Diyos ay nahahati po sa dalawa ito. Isang naipapahiram at isang hindi niya pwedeng ipahiram. Okay, yung tinatawag nating natural attribute, hindi niya pwedeng ipahiram yun. Alin ang hindi niya pwedeng ipahiram? Omnipotent. Walang ibang pwedeng makapangyarihan pa eh. Kasi Diyos lang yun eh. Hindi pwedeng may second omnipotent pa. O, pag inangkin mo yung omnipotent, iisa kayo. Kasi yung pagiging omnipotent ng Jehovah, omnipotent din ni Jesus Christ. Hindi mo naman pwede sabihin dalawa yung Diyos. Doon nagkakaroon ng debate. Kaya nagkakaroon ng ano yung mga tinatawag na oneness. O si Jehovah lang daw talaga ang Diyos. Eh, ano lang si Kristo. Parang gano'n. Imamababa mo. Eh, hindi pwede. Kasi yung nakalagay sa talata, tatlo sila sa opisina ng yung tatlong gano'n. Godhead ang tawag doon. Doon sa Godhead, tatlo sila ron. Hindi pwedeng ama lang. Yun po yung sinasabi natin. Ang Diyos, hindi yung ama lang. Kasi yung anak, Diyos din. Yung anak, tsaka yung ama, hindi lang sila ang Diyos. Kasi yung Holy Spirit, Diyos din. Hindi mo naman pwedeng sabihin tatlo yung Diyos. Dahil wala naman sinasabi sa Biblia na tatlo ang Diyos. Ang sabi ng Biblia, isa lang. O, paano yun? Ang sabi ng Panginoon sa Biblia, yung imposible sa tao, posible sa Diyos. Yun ang ano nun. Kaya, kasi sa pananampalataya natin, yung doon natin chinecheck eh, ayun bang ating pananampalataya, sumasang-ayon doon sa bagay na kahalagahan na ipinapahayag ng Diyos. Kung mayroong tatlong persona na iisang Diyos, hindi ba totoo na mayroong tatlong persona na iisang Diyos? Hindi ba may napahayag na tatlo? Hindi ba't mayroong ama? Hindi ba mayroong anak na namatay na siyang gumanap ng kaligtasan? Hindi ba't mayroong nagkumpirma doon sa ginawa ng anak na tinatawag na Holy Spirit? Hindi ba't sila, kung kasalanan man, natawaging Diyos ang Ama, Anak at Espiritu, unang na nagkasala, Diyos. Bakit? Siya tumawag eh. Siya ang tumawag na ang Espiritu, Diyos. Tinawag niya rin yung anak na Diyos. Silang tatlo nang tatawagan ng Diyos eh. O, ibig sabihin, kasalanan. Ayun ang isang bagay na problema ng tao. Ibinibilang na kasalanan yung hindi kinikilala ng Biblia na kasalanan. So, meron talaga. Kaya,
doon dumadabas yung sabillianism. Yung pananampalataya natin ay hindi po sabillianism. Ano po? Ang sabillianism po, isang puno. Ganun daw ang Diyos, isang puno, may sanga, si Kristo, tapos yung pinakakatawan, Holy Spirit, yun daw eh, isang sabillianism po ang tawag dyan. Wrong. Hindi ganon. Hindi ganon ang pagkahayag ng salita ng Diyos. Sabillianism po ang tawag dyan. Kasi po, ang isa sa problema sa aklat ng Kolosas ay pumasok ang pilosopiya ng tao. That's why isang bagay na pinanatili natin yung mangaral tayo ng biblical preaching. No? Ang biblical preaching, talata muna basahin mo bago ka magpaliwanag. Hindi pwede magpaliwanag ka muna at saka mo sususugan ng talata. Hindi. Ang pag-aaral ng biblical preaching, sundin mo yung sinasabi ng Biblia. Hindi ang biblical preaching ganon. Biblia muna, at saka kasumunod ko ano yung sinasabi ng Biblia. Hindi pwede yung talata muna, tapos saka mo pasusunurin dun sa gusto mo mangyari. Hindi pwede yan. Tayo mga dispensationalists, we seek to glorify God because that is the primary purpose of what we are as human. We should reflect the image of God because we have been created into that image and likeness of God. Yan ang trabaho natin. Image, imahe, at saka kawangisan. Ano po? Yan po ilang bagay na bubulot-lutin po natin yan sa mga susunod pa nating pag-aaral. So far, sa ngayon, so sa ilayon ng Abraham, seed ang pinag-uusapan. Romans chapter 4, 9-12. I-record nyo naman po yan. And then, sa parahon ni Moses naman, before Moses, wala pang kautusan. Sila po ay nasa ilalim ng biyaya. Yun po yun. Nasa ilalim po sila ng biyaya. Ano yun? Sa panahon ni Abraham. Pag kay Abraham, sa ilalim ng biyaya. Bakit? Wala silang kautusan na dapat na nilang sundin. Ang pinag-uusapan sa panahon na yun ay faith. At sumampalataya si Abraham at ibinilang na katwiran sa kanya. Ang pananatili ng tao sa panahon na yan, faith. The just shall live by faith. Hanggang sa ngayon, faith, kung ano yung pananampalataya natin, yun ang nagbibigay buhay. Nung pumasok si Moses, ay muling inalok ng Panginoon ang tao. Titingnan niya kung sa ilalim ng pamamahala ni Moses, ay tutugon ang tao. Isang kagulat-gulat yan, ay lalong naging mayabang ang bayang Israel. No? Yun po yun, Exodus chapter 19 and 20. Sabi niya, lahat ng kautusan ng Panginoon, gagawin namin. Ha? So, mula doon sa Abrahamic, na tinatawag nating seed, dispensation of seed, ay lumipat sa dispensation of the law. Kasi, ganun ang ano nila. Well, sabi ng Panginoon, dahil sa gusto niya yan, so, prior to Moses, there were no written commandments. Wala pa yung kautusan. Wala pa yung mga ano na yan. Pero after Moses received the law from God, then there were written commandments. Sampo yung nahayag doon. Ano po? Prior to Moses, there was no Sabbath. Pero after nung meron ng Sabbath. Yung kapahingahan, araw na ng kapahingahan. Yun ang isa sa palatandaan ng law. Ano ang naging palatandaan sa panahon ni Abraham? Pagtutuli. Ano ang palatandaan sa panahon ni Moses? Sabat. Yun po yun. Ano? Kinakailangan, alas 12 ng ating gabi, pagtungtong ng alas 12:01, sabat na yun. Oh, ay, mali. Pagdating ng ang Sabat magsisimula ng Sabado na Biyernes ng madaling araw. Sa 12:01 ng Biyernes, Huwebes, ano na yon, Sabat na yon. Ang trabaho ng mga Sabadista sa panahon na yon, hindi na sila pwedeng manguha ng kahoy, panggatong, pagtatrabaho, hindi na pwede. Yun po yung inilagay sa Leviticus chapter 11. Doon po pinagtiba yun. Hindi sila pwedeng gumawa ng anumang mga bagay, magsasae, wala. Kasi doon pa lang sa Biyernes, sa umaga pa lang, mag-iigib na sila, ihanda na nila lahat kung ano yung gagawin nila
para pagdating ng Sabado, maglalatag lang sila ng pinaka, ano, andun lang sila. Wala silang gagawin. Magpe-pray, magpe-fellowship, ganun lang, wala silang gagawin. Hindi sila pwedeng tumayo at mamu. Kasi sa isang pangyayari sa kanila, pag ginawa nila yon, babatuhin silang kasi mamatay. Kasi yun yung pumapasok dun sa, nung sinabi ng Panginoon sa kanila, kung lahat ng kautosan gagawin. Sabi na, oo, gagawin nila lahat. Okay? So, i-impose na yung law. Na siya ngayon, ini-impose ng ibang mga kaibigan natin. No, na sundin yung mga kautusan para ka pumasok sa langit. Kasi, ibinigay yon kung babalik po kayo, sa bayang Israel. Basahin niyo Exodus 19 and 20. Kanino ibinigay? Sa Israelites. Hindi sa hintil. Hindi po sa hintil. Sa mga Israelita ipinagkaloob yan. Sila yung nasa sa ilalim ng kautusan. At isa pang babasahin dyan, yung ay nasa Galatians chapter 3, basahin niyo po lahat 'yon. Ano ho? Makikita niyo puro walang inaaring ganap sa pamamagitan ng kautusan. Yung kautusan, Galatians 3:19, ibinigay lang 'to upang ituro tayo sa tagapagturo. Sino yung magtuturo noon? Ituturo tayo kay Kristo Jesus. Kasi si Kristo Jesus ang gaganap nung buong kautusan. Matthew chapter 5:13, sabi niya, naparito ako hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin ito. Walang lahat ng tuldok ni kudlit, lahat gaganapin ng ating Panginoon. So, ang ating Panginoon, siya po yung katuparan ng Sabat na hindi maisagawa ng bayang Israel. Ngayon, hindi nila silang palatayanan, nireject nila yon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ayaw ng Israel kay Kristo, yun po yung sinasabi sa John chapter 1:11, no? He came into his own. Siya naparito sa kanya, sariling kanya, at ang sariling kanya, hindi siya tinanggap. So, anong ginawa ng Panginoon? Genesis, John chapter 10, pumunta siya sa Israelites kasi ang lahi ng tao, Hudyo, Israel, Hudyo, Hintil, at Church. Ngayon, anong gagawin ng Panginoon? E di, pumunta siya sa Church. In-establish niya yung church. Kasi yung sariling kanya, yung Israel, ayaw. So, gumawa siya ng bagong covenant. Ang church. Kaya ang church ngayon, nasa sa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon. Sa ilalim ng church, walang Hudyo, walang Hintil. Lahat sa church, magkasama yan. Hintil o Hudyo ka, nasa ilalim ka ng iglesia. Ganun po yun. Ang iglesia na yun, tinatawag na asawa ni Kristo. Ito po yung ikakasal sa glory ng ating Panginoon. Kaya magra-rapture, kukunin niya yun. Aalisin tayo dito sa mundong to kasi sa kasalukuyan, tayong mga mananampalataya, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan. Tinatawanan nila tayo at hindi sila naniniwala sa mga sinasabi natin na tungkol sa buhay na walang hanggan. Sabi, manampalataya po kayo sa ating Panginoon. Ano-ano yung mga tinatanggap ninyong pag-aglahi sa atin? Pag sinabi mo, ang tao makasalanan, sasabihin niya siya, oo naman, talaga naman makasalanan tayo eh. Payag yan. Meron akong nakakausap na ganyan, payag sila, tawagin sila makasalanan. Pero alam niyo po ba na dahil sa pagkasalanan niyong yan, kinakailangan matugunan yung parusa na kinalalagyan mo. Kasi ang kabayaran ng kasalanan, may hatol yun eh. Kamatayan. Ngayon, yung kamatayan, yung kinuha ni Kristo. Kaya siya namatay. Ngayon, sinasampalatayanan mo ba yan na yung kamatayan ni Kristo ay para sa'yo? Hindi, alam mo naman kasi, doon na papasok yung, ano, yung argumento. Sasabihin siya, teka muna, wala naman akong ginalaman doon sa kasalanan ni Adan eh. Pwede mo naman sabihin wala kang kinalaman, pero kalahi ka ni Adan. Totoo, wala kang kinalaman, di mo naman alam yun eh, di ba? Pero dahil sa pagsalangsang ni Adan, lahat ng tao, Roma 5:12, sa pamamagitan ng isang tao, ang lahat ng tao ay nakaranas ng kamatayan dahil sa kanya. Ang naging leader nating lahat bilang tao, si Adan. At kung ano yung kinahulugan niya, lahat tayo ay napasok sa ganong kategorya na mamamatay. So, kinakailangan natin magsisi.
Kasi naipataw sa atin yung kasalanan na yun, kahit tayo hindi nagkasala ng gaya ng kasalanan ni Adan. At yan ang kinakailangan ng malinawan ng mga tao. Kasi ang mga tao nasa paligid natin, ang alam lang nila, ang buhay, papa, meme, oo, yun lang ang alam nila. Pag nagutom, papa. Pag napagod, meme. Pag namatay, yun. Ganun lang ang buhay nila. Hindi nila alam na merong isang panganib na pag hindi mo nalagyan ng kaayusan yon, impyerno pupulutin, sa impyerno ka pupulutin. Pag sinabi mo, wala naman akong ganyan. Kaya nga kami nangangaral . Dahil inutusan ng Panginoon, ang iglesia na yumaon at ituro ito. Kaya kami nangangatok ng mga bahay. Kaya kahit pinagbumura nyo na kami, kahit na kami tinatabuin ninyo, nandiyan pa rin kami. Kasi ganun din kami. Dati, sinisigawan ko tatay ko. Yung mga nagdadala sa akin na ebanghelyo, pinagsasara ko ng pinto, minumura ko, pati tiyahin ko. Kaya nyo ba, kayo lang nangyayari? Hindi, ganyan din ako noon. Pero nung namulat na yung mata ko, oo nga, kailangan ko palang tanggapin si Kristo. Kinakailangan ko palang magkaroon ng buhay na walang hanggan na binibigay ni Kristo. Dahil si Kristo lang tagapagligtas, hindi relihiyon mo, hindi yung kinasasapian mo, hindi yung nabautismuhan ka, wala yan. Ang kailangan mo ay personal na relasyon kay Kristo. Kaya yan ang napapaloob sa ilalim ng Moses. No, doon kay Moses, yung kautusan, tinuturo tayo, Galacia 3:19, kay Kristo. Kaya mayroong krus si Kristo. Kasi sa Roma, sa mga Romano, yung krus, yung krus, hindi dapat sinasamba yun. Yung krus, yun po ay katulad ng isang biktihan yun . Parang yung panahon ni Marcos ay, ano yung tawag doon? Silyo elektrika. Nang panahon ng Romano, yung mga magnanakaw, yung mga makasalanan, binibintay sa krus. Yung krus, simbolo ng sumpa yun. Galacia 3:12. Jesus 12. Lahat sinusumpa doon sa krus. Nagtataka nga lang ako ngayon, kukunin yung krus, tapos ilalagay dito. Ano yan? Ba't naladala mo yan dyan? Yan ang simbolo ng sumpa. Hindi yan simbolo ng pagpapala. Pagpapala, na dahil dyan namatay si Kristo. Kung tinatanggap mo na yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tinatanggap mo na ang ipinako doon ikaw. Dahil Galacia 3:20, kasama ka na ipinako sa krus ng Kalbaryo. Dahil hindi mo kayang mamatay para iligtas yung buhay mo. Ginawa yun ni Kristo. Yan po yung biyaya at sinasampalatayanan. At kung tinatanggap mo yan, bibigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. Hindi reliyon ang pinag-uusapan dito. Wala kami pakialam dyan sa reliyon. Ano pakialam namin dyan? No? Ang pakialam namin, kung kayo ay ligtas na, kaya pinag-uusapan yan . Yung ligtas-ligtas. Kasi 1 Pedro 1:9 yan . Ang kaligtasan ay kaligtasan ng kaluluwa. Yung kaluluwa natin na may batbat ng kasalanan at patay espiritu, kinakailangan maligtas. Kanino? Pananampalataya kay Kristo, sapagkat si Kristo nagbibigay ng buhay. Kaya Efeso 2:1, binuhay tayong mga buli. Nung nabuhay si Kristo, binuhay tayo. Bawat sasampalataya, binubuhay sa espiritu. Ngayon naman, mananampalataya ka na, buhay ka na spiritually. Anumang oras, dumating yung oras mo ng kamatayan, langit ka na pupulutin. Hindi na sa impyerno. Ako nga po bata pa ako, 66 years old pa lang ako. Tatay ko namatay, 72 anyos. Sabi ko sa sarili ko, kung 66, may 4 na taon pa ako para maging 70. Ang tatay ko namatay ng 72. So meron pa akong 6 na taon kung magiging kapantay ko na mamatay ako kay edad ng tatay ko. Meron pa akong 6 years. Ano po? Sabi ko, kailangan pala ayusin ko na yung buhay ko. Kailangan talaga. Bakit di ba ayos? Kahit na po tayo ay pastor, dumarating din sa akin yung punto na minsan nag-iisip ako ng mga bagay na physical. Ano po? Normal yan sa atin. Tawa ko . Pero dapat maging
pangunahin na ang motibo mo na kaya ka nabubuhay ay para mag-reflect ka ng kaluwalhatian ng Diyos sa buhay na yan na meron ka. Eh kung ang buhay mo may asawa ka sa kabila, magnanakaw ka, puser ka, anong refleksyon na kaluwalhatian na makikita riyan? Karumal-dumal. Yung buhay mo hindi nagiging pakipakinabang, kahihiyan. Tayo kaya pinahiram ng buhay, yung buhay natin ay maging kaluwalhatian ng Panginoon, hindi karumal-dumal sa Panginoon. Yun ang isang bagay na pagkakaiba natin ng mga hindi mananampalataya. Eh sila, kumusta yung buhay nila? Papa, meme, uulang eh. Basta may makain, okay na. Basta walang sakit, okay lang. Hindi okay yun. Bakit? Porque may kinakain ka, okay ka na? Porque malusog ang katawan mo, okay ka na? Yan bang kahulugan ng Panginoon kaya ka niligtas, kaya ka pinahiram ng buhay? Hindi. Merong kahulugan bakit ka niligtas? Para maglingkod. Pagkat ilan sa buhay natin ito, mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw? Ano po? Minsan ako'y namalengke. Matagal na to. Eh wala akong bariya. Di 1,000 yung pera ko. Binalik sa akin. 1,006 kasi kulang-kulang na 400 yung nakuha ko. 1,006 something. Say ko, Nay, magkano sinuklay nyo? 1,004 kasi ano? 1,006 something. Kako, Nay, 1,000 lang yung pera ko. Ha? Sabi niya, hindi po, 1,000, ito po. Sabi, naku, salamat po. Kung iba yan, hindi na ibubulsa na yan. Anong kahihiyan doon? Kahihiyan kung kilala kang pastor, kung kilala kang Kristiyano. Tapos hindi mo isos. Tayong Kristiyano, tayo po yung inaasahan ng Panginoon na magpapalaganap ng katuwiran. Hindi tayo sasang-ayon sa anumang katiwalian. Kahit na maging bunga ng paghihiwalay. Kahit na maging bunga ng paghihiwalay ito. Ano po? Kinakailangan may mga tao na yung katuwiran, yung tinanggap natin kay Kristo, ay manatiling ito ang itatanghal natin. At isa sa itatanghal natin, hindi natin kayang sundin yung kautusan na ito sa ilalim ng pamamahala ng Diyos kay Moses na tinangka ng bayang Israel na magaganap daw nila, gayong hindi naman. Kaya nga sabi ko, basahin niyo yung Galacia Kapitulo 3, nandoon, hindi inaaring ganap ang sino man na nasa ilalim ng kautusan. Sapagkat kung magawa mo man yung siyam, yung pansampo, hindi mo magagawa, balik ka uli sa umpisa. Ano po? At ano kailangan mo? Biyaya lamang ng Panginoon para magawa mo yon. Ano po yung biyaya? Yun po yung bagay na unmerited favor. Yung pabor ng Panginoon sa atin na hindi natin, yung inaamin natin na hindi natin kaya at hihingin natin ang kanyang patnubay para magawa natin ang isang bagay na hindi natin mismo kayang gawin sa sarili natin. At yan ay sa pamagitan ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Doon po pumapasok yung tiyatag nating covenant of works. Hindi natin sinasang-ayunan kasi sa kanila po ay kinakailangan gagawa para mo maating yung bagay na biyaya ng Panginoon. Ang biyaya, hindi ginagawa. Tinatanggap lamang po ang gawa ng Diyos. Ang biyaya ay gawa ng Diyos sapagkat siya lang ang pwedeng makagawa nito. Ikaw, hindi mo kayang gawin, pero ibibigay niya sa ito na isang regalo at kung tatanggapin mo ito na isang biyaya na hindi mo pinagpaguran, doon ka pa lamang magiging katanggap-tanggap dun sa biyaya. Kaya sinasabing unmerited favor. Isang biyaya na hindi mo kayang gawin, pero sa biyaya, ginawa ng Diyos para sa'yo. Kaya meron tayong mga talatang John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa libutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Bakit? Para yun ang gumawa ng isang bagay na hindi natin kayang gawin, lalo na kung kaligtasan ng kaluluwa pag-uusapan. Ngayon, kung tinanggap mo na si Kristo bilang sariling tagapagligtas, papasok ka na doon sa kinakailangan mong gumawa. Ganun po yun. Ang gawa, pagkatapos ng pananampalataya. Dapat yung pananampalataya magbubunsod sa'yo para sumunod at gawin yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Ngayon, mananampalataya ka na,
You can ask wisdom, you can ask power para magawa mo yung bagay na yon. O kaya mangyayari, yung ginagawa mo, ang Diyos pa rin ang maluluwalhati. Kasi kung walay siya sa'yo, wala kang magagawa. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, yung gawa ng Diyos, dapat na ipopropagate natin, na ikakalat natin, na habang dumarami ang mga mananampalataya, dumarami din ang gawa ng Diyos na nagpapahayag sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po. Tutuloy po natin yan sa Pentecost hanggang doon sa rapture. Ano po, sa susunod. Mahaba po ito. Hindi pa tapos mahaba pa po ito. Kukumbine po natin yung covenant theology at saka dispensation. Ano po, hindi natin basta-basta sasabihin, mali-mali, hindi po ganun. Kundi kukunin natin kung saan makapaglilingkod tayo ng maayos. Pasalamat po tayo sa salita ng Diyos. Ama, salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa kaunawaan at ito po ay aming maibahagi na ang kaluwalhatian na kayo po makatanggap. Salamat po na kami ay iyong gamitin bilang mga tuntungan upang ikaw ang masilayan. Basbasan niyo po ito sa aming puso. Kami na tumanggap nito ay hahayo upang ito ay maipamuhay. Sa pangalan lamang po ng aming Panginoon na si Kristo Jesus, ito aming dalangin. Amen. Pwede po kayong mag-CR muna. Andyan ho.
Tayo po'y manalangin. Amang banal na sa langit, maraming salamat po, Panginoon. Muli, Panginoon, sa napakadakilang pribileyong to na kami makasamba sa iyo, Panginoon, nakapagbigay po kami ng kapurihan sa iyo, Panginoon, sa araw na to. Salamat po sa bawat pag-ingat sa bawat isa, Panginoon, nakarating kami ng maluwalhati sa lugar na to na kung saan kami dapat sumamba sa iyo sa Espiritu at Katuhanan. Salamat po, Panginoon. Narito po ang aming mga puso. Pakitignan mo po, Panginoon, kung meron po mga sumpuang karumihan, kasalanan, patawarin po kami, Lord. Pakilinis mo po kami, maging karapat dapat nawa kami sa pakikinig ng salita at sa pagsamba po namin sa iyo, Panginoon, sa araw na to. At sa mga kapatiran pa po namin patuloy patungo rito, kayo po mag-ingat sa kanila, Panginoon, upang makadawa pang palad po namin sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, pagpalain po yung mga pag-aawitan, pagtugtog ng instrumento at ang lahat ng mga ito, Panginoon, ay makapagbigay nawa ng kaluwalhatian sa iyo. Salamat po. Ang lahat po ito'y dalangin namin sa napakatamis ng pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ating buksan ang ating Biblia sa aklat ng Ephesians chapter 3 from verse 1 to 10. Ephesians chapter 3 verse 1 to 10. Say amen kung nariyan na kayo mga kapatid. At ating babasahin ito ng salitan. Chapter 3, verse 1, "For this cause I fall, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles." Verse 3, "How that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words." Verse 5, "Which in other ages was not made known unto the Son of Man, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit." Verse 7, "Whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power." Verse 9, "And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world had been hid in God, who created all things by Jesus Christ." Verse 10, sabay-sabay tayo sa Tagalog. "Upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia ay makilala sa pamunuan at sa kapangyarihan sa sanglibot at ng karunungan ng Diyos." Muli sa Diyos ang kapurihan. Amen. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo. Magandang umaga po, mga kapatid. Amen. Magandang umaga po. Pakisabi nga po sa inyo po, mga katabi, magandang umaga. Magandang umaga po. Ayan. Maligayang araw po ng Linggo sa ating lahat. Sino po dito sa kasama ko ang saved na? Pakisabi na lang po ng isang malakas na amen. 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 So, at sa ganun din naman pong kaparaanan ang hindi pa. Okay, no? Pero kung tayo man ay saved o hindi po pa saved, hindi pa tayo saved, isang paraan lang po para po tayo ay maliligtas. Yan po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. At kung kayo po ay agree sa akin pong sinabi, tayo po ay umawit. Awitin po natin ang saved. First stanza. "I found a friend who is all too
isa pa po tayong awit, mga kapatid. Mukhang na-excite po tayong lahat, ano? Mukhang na-excite po tayong lahat. Isa pa po. I found a friend who is all to me. Okay? First stanza. I found a friend who is all to me. His love is ever true. I love to tell how he lifted me and what his grace can do for you. Chorus po. Saved by his power divine, saved to new lights of life, and now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Seven times ago. He saves me from every sin and harm, secures my soul each day. I'm leaning strong on his mighty arm. I know he'll guide me his power divine, saved to new lights of light. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. When poor and needy and all alone, in love he to me, and I leave you home to live in me eternally. Saved by his power divine, saved in your lights of life. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, save, save. Amen po. Are we saved? Amen. Amen. Kahit po kinakabahan ng inyong tagapagpakanta, tayo po ay mga ligtas na. Amen. Tayo po ay umawit pa ng pangalawa. Awitin po natin ang Saved by the Blood. Stanza. Saved by the blood of the crucified one, now ransomed from sin and a new world begun. Sing praise to the Father and praise to the Son. Saved by the blood of the crucified one. Save, save, my sins are all pardoned, my guilt is all gone. Save, save, I'm saved by the blood of the crucified. Second. Saved by the blood of the crucified one, the angels rejoicing because it is done. A child and a father joined heir with the Son. Saved by the blood of the crucified one. Save, save, I
blood of the cross. Third stanza. Saved by the blood of the crucified one, the Father is making his will in us done. Great prize of my pardon is the precious Son. Saved by the blood of the crucified one, save, save. My sins were all pardoned, my guilt is all gone. Save, save. I'm saved by the blood of the crucified. Last stanza. Saved by the blood of the crucified one. All hail to the Father, all hail to the Son, all hail to the Spirit, the great Triune One. Saved by the blood of the crucified one. Save, save my sins are all pardoned, my guilt is all gone. Save, save. I'm saved by the blood of the crucified one. Amen. Maaaring na po tayo makaupo. Maraming salamat po sa masiglang pag-aawitan na yan. Sa Diyos po ang kapurihan. Good morning, Church! Amen. Good morning po. At tayo po ay ngayon May 15 na, no? Almost kalahati na po ng taon. At meron po ba tayong mga bagay, no? Kalahating taon na halos. Meron po ba tayong mga bagay na gusto ipagpasalamat po para sa Panginoon? Dako po tayo sa ating testimony. Meron po ba nais magpasalamat? Meron po tayo dyan mikropono sa likod. Tayo na lang po kung sino po ang nais mag-share. Meron po ba? Amen. So, meron po ba tayo sa online? Nag-send po ng kanya. Ay, meron po, si Nanay Opring. Ito pala po si Nanay Opring. Ito na, wait lang po na yung mic. Ayan po, para marinig po ng lahat. Ayan po. Una sa lahat, papasalamat ako sa Panginoon dahil kaarawan ko ngayon. Hey, man, happy birthday, Nay! Kalakasan. Pagamat, hindi na ako nakapag sa gawain ng Panginoon dahil sobrang init, nanginginig ako. Totoo po. Salamat po sa Panginoon at binigyan ako na lagi ng palakasan. Yun ang hinihingi ko, Lord. Patawarin mo ako, hindi ako nakagawa sa ubasan. Dati naman, lahat, good news, pag ano ng mga bata, nakagawa ako. Pero itong nakaraan ng yung COVID na ito, para akong nanghihina. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng lakas. Pasalamat ako na nakarating ako sa ganitong edad. Salamat talaga ako sa Panginoon. Yan lang po, papasalamat ko sa Kanya. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan. Happy birthday, Dinay. Birthday po. Amen. May nais pa rin po bang magpasalamat? May nais pa po ba magpasalamat? Yun. Kung wala na po tayong testimony for this morning, tayo po ay dumako sa ating mga bisita. Meron po ba tayong visitors? Ayan. At kapag nabanggit po ang inyong pangalan, kung maaari na lang po ay kayo po ay tumayo para po ma-recognize po tayo ng buong congregation. Okay po. At okay po. Ito po ang ating isang bisita for today. Tatawag ko po si Alamer Jernel. Tama po ba ang aking pronunciation? Alamer Jernel. Galing pong Sorsogon City. Wow, layo ng pinanggalingan. Siya po ay bisita ni Sister Justine Dino. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay magkamustahan. Welcome po natin si Brother Jernel at awitin po natin ang ating welcome song. Sing ahead. Father would do, getting used to
family hug. Going together, going the trip, and you used to the family has been eternity with. Learning to love you, how easy it is, getting used to the family of God. Amen. Maaari na po tayong makabalik sa ating mga upuan. And habang kayo po ay nabalik na sa inyong mga kinaupuan, tinatawag ko po ang ating special number for this morning. Tawag ko po si Brother R. Hello. Hello Church, ako po'y aawit sa Panginoon. Sana po'y maging pagpapala at encouragement sa ating lahat. Friend, if you're wondering how to satisfy the hungering, down deep in your soul, there's only one place where you find the grace to fill that empty hole. Through faith and repentance, you'll find in an instant just what you're looking for. 'Cause He'll hear your plea and give just what you need and so much more. The gospel of Jesus Christ, how He died to give us life. He was nailed to the cross just to cover our cause, and then laid in a borrowed tomb. After 3 days He got out of the grave, because He loves me and you. I'll never regret and I'll never forget the day I fell on my knees. With the Holy Ghost's assistance, oh what a difference this change has made in me. My life has changed, my whole life rearranged, all because of what Jesus did. I cannot repay you, but Lord, I can thank you for this priceless gift. The gospel of Jesus Christ is how He died to give us life. He was nailed to the cross just to cover our cause, and then laid in a borrowed tomb. After 3 days He got out of the grave, because He loves me and you. After 3 days He got out of the grave, because He loves me and you. So just po ang kaparehan. Amen. Tayo naman po ang mag-special number. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Tayo naman po ang aawit. Ito pong awiting ito, parang konting beses pa lang po napakanta. Pero po sa mga ilang na nakakaalam po ng awitin, sabayan niyo po ako, lakasan po natin. Ang pamagat po ng ating aawitin ng The Blood Will Never Lose Its Power. Amen po.
Amen. Awit po tayo. First stanza. The blood that Jesus shed for me, we met on Calvary. His blood that gives me strength from day to day. It will never lose its powers. It reaches to the highest mountain. It flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day. It will never lose its force. Last stanza. It soothes my doubts and calms my fears, and it dries all my tears. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its last chorus. It reaches to the highest mountain. To the lowest valley, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Amen. Maari na po tayo makaupo. Maraming salamat po. Tatawag na po si Pastor. Ama namin Diyos, salamat po sa kagalakan, kalakasan, ipikaloob sa mga awitan na kung saan ikaw ang pinapagpapalain. Muli maing hinihingi ang Banal na Espiritu na siyang gumubay sa bagay naming pag-aaralan, pag-gabayan ng magdadalang mensahe ito, at kami ay maiangkop namin ang buhay na ito sa aming pamumuhay. Sa iyong salita na kung saan totoong walang hanggan at napakabisa na kasangkapan namin na siyang kaaliwan sa panahon ng aming pangingibang bayan dito. Muli, sa pagkakatong to, dalangin namin ang iyong biyaya sa pamamagitan ng iyong salita at pakikisama ng Banal na Espiritu sa pangalan ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Oh,
Yun. Magandang magandang umaga po sa lahat. Amen. Happy Lord's Day po. Sa aklat po ng Colossians chapter 2, ang ating pong pagbubulay po ng salita ng Panginoon. Nasa aklat po ng Colossians. Colossians chapter 2, basahin po natin yung talatang 6. Mula po sa salita po ng Diyos. Colossians chapter 2 verse 6. Nandiyan na po ang lahat. Sa Tagalog po muna, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo, Jesus, na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Tayo pong lahat ay manandali ang manalangin. Panginoon, kami ay nagpupuri po sa inyo sa araw na ito. Salamat po sa buong isang linggo na inyo pong pag-iingat sa amin at sa mga natapos po ng mga paggawa, trabaho, paglilingkod. Salamat din po sa araw na ito na kami ay makapaglilingkod sa inyo. Salamat po sa mga awit ng mga mensahe na nagpapaalala o Diyos ng kadakilaan ng kamatayan ni Jesus, ng kanyang makapangyarihan dugo na siya pong may kakayanan lamang na makapaglitas sa amin. Pagpalain niyo po ang inyong salita na amin pong binasa, na amin pong pagbalikan, Panginoon, kung paano po kami nakakilala po sa inyo. Inyo po itong pagpalain na kami ay muli pong ma-encourage at maribay, Panginoon, sa amin pong buhay Kristiyan at buhay pananampalataya. Sa amin pong mga bagong mananampalataya ay maging kalaguan ito, Panginoon, magkaroon ng direction kung saan po lalakad ngayong kaming mananampalataya na. Patawad po, O Diyos, sa lahat po ng aming karamihan, sa lahat po ng aming kasalanan na nagawa po hindi lingid sa inyo pong harapan. Nawa kayo po mabigyan ng papuri sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Maari na po umupo ang lahat. Masarap pong balikan po yung paano po tayo nakakilala sa Panginoon. Amen po. Nung pagtingnan po natin sa Biblia kung paano tayo nakakilala sa Panginoon, hindi masama na pagbalik-balikan natin kung paano tayo tumanggap sa Panginoon, kung nasaan na tayo. Sapagkat kung lagi nating babalikan yung pinanggalingan natin, at tinitingnan natin yung Biblia, kung tama ba yung pinanggalingan natin, yun po ay isang assurance, malaman din natin kung tayo po ba ay nasa tamang landasin. Ano po, no? Sa mga naglalakbay po sa inyo, talagang ngayon yung Waze, ang hirap po pagka nasanay po kayo sa Waze o kayo sa Google Maps, no? Dati po, pag tanong-tanong, matatandaan mo yung pupuntahan mo eh. Nung pupunta po kami sa Bicol, no? Sila Nanay Beth, kasama po namin, ay tanong-tanong lang kami. Kaya yung pagpa-uwi, mas mabilis eh. Pupunta kami doon, 15 hours po kami nagbiyahe, pa-uwi. Parang more than 9 or 10 hours na lang po kami pa-uwi nung mula po sa Bicol. At binabalikan namin, dito kami nanggaling. No, narandaan po namin. Pero ngayon, sa mga nag-Google Maps, hindi ko lang kung naranasan po ninyo, kaka-Google Maps, pagbabalik na kayo, Google Maps sayo uli kasi di mo matandaan kung saan kayo nanggaling. So, ang mapa ng buhay Kristiyano po ay ang Biblia. Amen po. At pag-aralan natin, paano ba tayo nakakilala sa Panginoon? Paano po ba tayo humantong doon sa pagkatanggap sa ating Panginoong Hesukristo? Dito po sa unang sa talata pong ating binasa, dalawang puntos lamang po yan. Yung una po, makikita natin yung unang puntos natin, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo. Pangalawa naman po, yung magsilakad kayong gayon sa Kanya. Ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano po ay hindi natatapos sa pagtanggap sa Panginoong Jesus. No? Sa mga nasyairan, tinatanong po ba sa inyo, di ba? Tinanong sa inyo, gusto niyo po bang tanggapin si Jesus? No? Gusto niyo po bang sampalatayanan si Jesus? Sabi sa John 1:12, ang pagtanggap sa Kanya, sabi po doon, sila na nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So meron nga pong isang illustration. Sino po sa inyo nagpupunta po sa SM, no? Meron po ba kayo nakikita rin ng mga ano? May paborito po ako nung puntahan, yung masasarap na mga tinapay. No, sa tuwing dumadaan ako doon, talagang masasarap mga tinapay po ngayon sa SM, no? Talagang mahal lang eh. Pero pag tinignan niyo po, mga kapatid, pag dumaan kayo sa mga tinapayan, mahilig po ako sa tinapay kasi pasensya na. Kaya tinapay illustration ko. Pag nakikita ko po yung tinapay, talagang nakikita mo pa lang, diba, parang busog ka na, naamoy mo lang. Pag dumaan ka sa isang gustong-gusto ko po, pag dumadaan doon, ang bango talaga eh. Sabi ko, nung isa na padaan po kami may bagong luto, hindi pa niya nilalagay, sabi ko na eh, hintay lang, babagong luto, ihintayin ko yun, sabi ko. Nung nilabas na ganun, tinanong ko na po yung ano eh, kasi umalis si Kay, pinuntahan ko na pinagluto eh. Sabi ko,
Pwede na po bumilihin yan? Sige po, kuha na po kayo. Binili ko mismo yung nandun pa sa kakalabas lang po ng oven. Pero ito po yung illustration natin, no? At yung dumadaan po tayo sa mga bakery, sa mga tinapay na ganyan, nakikita po natin, tama po. Pero mapapusog ba tayo kakatingin? Sarap talaga, oh. Ah, pag-anong ka, oh. Diba? Hindi mo siya mapapakinabangan. Not until nabilhin mo siya, kainin mo siya, at doon magiging effective, magiging mayroong influence yung tinapay na yun sa tiyan mo. Tama po? No, kahit anong daan mo, kahit anong tingin mo, kahit pagkagutom na gutom ka, dumitingin ka lang na ganyan, hindi ka mabuso sa kakatingin. Kailangan mo siyang bilhin, kailangan mo siyang kainin. At masasabi ko po mga kapatid na ganun sa ating Panginoong Jesucristo, na marami nakakita sa Kanya, marami nakakalam tuwing Semana Santa na siya ay pinapako sa krus, tama po? Nung inaalala na yung pagkapako niya, inaalala po yung kanta nga kanina, yung dugo na makapangyarihan ni Kristo na siya pong ating aasahan lang doon po sa pagharap natin sa Panginoon. Dahil yun lamang po ang may kapangyarihang lindisin ang lahat po ng ating kasalanan. Kung titignan lang natin siya at hindi po natin siya tatanggapin, sabi nga po ni Pastor Bern, nakapagkwento niya sa akin, kailangan mo tanggapin yung Jesus. Kasi kung hindi mo siya tatanggapin, walang effectivity yung kanyang kamatayang kaligtasan na ibinigay para sa lahat. Yun po ay isang, yun ay isang ready-made, handa na kaligtasan, pero maliban at tanggapin mo siya sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ka maliligtas. Hanggang alam mo lang siya, tagapagligtas yan eh. No? Pero walang effectivity sa buhay mo. Bakit? Hindi mo siya tinanggap. At yun po yung makikita natin dito sa talata po na ating sinabi. Ano po ang sabi ng Biblia? As ye have therefore received Christ. Doon pa lamang po sa salitang receive ay napakaganda po. Ano? No? Ang kaligtasan po na meron kay Kristo Jesus ay tinanggap. Hindi po natin pinagtrabahuhan. No, marami po tayong relihiyon na madadaanan po dyan, masisira, parang sinisiraan mo at ang body not. Pero hindi po eh. Ang Kristo na naglitas sa atin, tinanggap lang po natin, hindi natin siya binayaran. Na pwede mo sabi kay Jesus Christ, Jesus Christ, magkano ba ang upa mo? Ilitas mo lang ako, magkano ba ang sahod mo? Diba ba? Sino sa atin dito yung mag-a-apply para maramdaman ng employer mo, makinabang yung employer mo sa skills mo, sa pinag-aralan mo for so many years, pabayaran ka, tama? Pero ang Panginoon sa Kristo, mabayaran mo natin, Lord, magkano ka ba? Magkano ba ang kaligtasan mo? Hindi po. Receive, tinanggap lang natin. Tama po, hindi natin siya binili, hindi po natin siya pinagtrabahuhan. Kaya naman, ang unang tanong po natin, paano po ba natin tinanggap ang Panginoong Jesucristo? Paano po ba nangyayari sa isang tao na siya po ay tumatanggap sa ating Panginoong Jesucristo? So dito makikita po natin, mga kapatid, na pagiging Kristiyano, ang pagiging mananampalataya, ay isang bagay po na pangyayari sa buhay natin kung saan meron pong pagtanggap kay Kristo Jesus. Hindi po tayo nagiging Kristiyano kasi bininyagan po tayo sa isang Christian church. Ano po? Hindi tayo nagiging Kristiyano kasi umaatin tayo sa isang Christian church. Tayo ay nagiging Kristiyano kasi nagkaroon po ng pagtanggap, nangyari sa buhay natin. It is an experience, an event. Ang pagiging Kristiyano ay isa pong karanasan. Kaya kung tayo po ay, ako po ay anak po ni Pastor, hindi po ako maging Kristiyano kasi anak ako ni Pastor. Wala pong Kristiyanong ipinanganak na Kristiyano na siya. No, mali po yung welcome to Christian world. Hindi ka magiging Kristiyano kasi bininyagan ka o ipinag-pray ka ni Pastor sa harapan. Ano po, dapat meron pong pagtanggap, nangyayari po yung relasyon, pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. So, paano po ba tayo humantong doon sa pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo? Ito na po natin yan sa Colossians chapter 1. No, ito po Colossians chapter 2 ay nakikita po natin yung dalawang punto na yan sa Colossians chapter 1 sa inyo pong mga Biblia. Doon po sa Colossians chapter 1 verse 5, doon po mag-uumpisa. Paano po ba natin nangyari? Paano tayo humantong doon sa kalagayan na tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesus? Ang tanong ko po ay, kayo po ba ay tumanggap na po sa ating Panginoong Jesus? Tinanggap niyo na po ba si Kristo sa inyo pong buhay? No, nawa po ay matagal na noon pa. Meron po ba kayo naalala na nalangin kayo? It's a decision. Lord, tinatanggap kita. Nasabi niyo po ba yun? Kung wala pa, ay baka dinadaya natin yung ating sarili. No? Na tayo ay naging Kristiyano kasi umatin tayo sa church at alam na natin yung doktrina ng church. Pero it's a decision, it's an event. Experience yan na nangyayari po sa ating buhay. Sabi po sa verse 5, sabi po doon, for the hope which is laid up for you in heaven. Meron na po ba tayong pag-asa po sa langit? Meron na po, ano? Meron tayong pag-asa sa langit nung kinakatay yung kanta kanina na lahat daw na kanyang kasalanan ay nabayaran na, lahat ng kasalanan ay kanyang ay nahugasan na.
Dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo, alam niyo po, doon sa langit, pagharap natin sa Panginoon, yun ang pinakakailangan natin, yung makapangyarihan dugo ng Panginoong Jesus. Para huwag tayong katulang po ng Diyos. Sabi po Diyos sa verse 5, meron tayong pag-asa sa langit, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel. Paano po ba tayo naman itong doon sa kalagayan na tayo pa itong manggap sa Panginoong Jesucristo? Balikan po natin yung mga, nung tayo po ay na-witnessan, nung tayo po ay na-sharean ng salita ng Panginoon. Kailan, paano tayo tumanggap sa Panginoong Jesucristo? Una, dahil sa narinig po natin, mayroong nagbahagi po sa atin ng katotohanan ng Ebanghelyo po ng Panginoong Jesucristo. Hindi ka tatanggap sa Panginoon, sabi sa Romans chapter 10, paano mo siya sasampalatayanan niyaong hindi mo narinig o hindi na ibahagi po sa iyo. Kaya ang ganda po ng sarabi po niya sa verse 5, paano, how can a person come to receive Christ? Paano ka humantong doon sa kalagayan na nanalangin ka, tumanggap ka sa Panginoon? Una, sapagat narinig po natin yung katotohanan po ng Ebanghelyo. Balikan ko lang po yung basic, no? Ano po ba ibig sabihin ng Ebanghelyo, yung gospel? Yan po ay nanggaling po sa salitang Griego na nandiyan po sa ating notes, di ko po lang kung tama aking bigkas, Evangelion, no? Yun po kasi yung pronunciation ay yung may open close parenthesis, no? Yan ay Evangelion, yun daw po yung pronunciation, which means ano pong ibig sabihin po ng Evangelion po na yan? Good tidings, good message, good news, o mabuti pong balita, maganda pong balita. So, bakit po maganda po ang balita? Ano po yung magandang balita po dyan? Ano po sabi sa verse 5? The hope which is laid up for you in heaven. Meron na po tayong pag-asa po sa langit. Meron na po tayong pag-asa po sa buhay na wala hanggan, nakasama po ang Panginoon. Una, bakit meron po tayong pag-asa po dyan? Bakit meron na pong good news? Ang sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 1, dahil po doon sa bad news na ibinahagi po sa atin. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 1, ang bad news po na yan, ang sabi po doon, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. No, tayo daw po ay patay dahil po doon sa dalawang salita, trespasses and sins. No, tayo po ay patay nung tayo pa ay wala pa po sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po bang ibig sabihin po nung trespasses? Ang ibig sabihin po nung trespass is swerving and falling. Patuloy po na nahuhulog. Ang wala pa po sa Panginoong Jesucristo, hindi po papabuti. No? Ang tao po, dahil sa kanyang trespasses, dahil sa kanyang kalagayan na makasalanan, yung word na trespass, falling, patuloy po na nahuhulog. Kaya isang tao po na wala sa Panginoong Jesucristo, siya po ay pasama ng pasama. Pansin niyo po yung mga kapatid, ang mundong ito, pasama ng pasama, patuloy po na palaglag ng palaglag sa kanyang pong kasalanan. Tayo daw po ay mga patay at ang kapahayagan po noon, tayo ay patuloy po na nahuhulog, patuloy na pasama ng pasama. Yung word naman po na sin, ang ibig sabihin naman po ay missing the mark. Kaya naman po, dahil sa tayo po ay nasa kalagayan ng patuloy tayong, ano po tawag dyan, sa araw-araw ay lagi po tayo nakagagawa po ng kasalanan. Yun po ay, sabi ng Biblia, yun po ay kapahayagan na tayo po kasi ay makasalanan. At ang sabi ng Bible, ano po ang bad news? Meron tayong laid up in heaven, meron ng good news, kasi po yung bad news, nung wala po sa Panginoong Jesucristo, tayo po ay patuloy na nahuhulog sa kasalanan sapagkat tayo po ay, sabi doon sin, tayo po ay makasalanan. We always miss the mark, mga kapatid. That's why we found grace in God. No, kaya po tinawag na biyaya nung tayo po ay mabuhay, quickened sa spiritual na mga bagay. Dahil nung tayo po ay wala po sa Panginoong Jesucristo, nung tayo po ay patay sa spiritual, no, wala po tayong tao dyan, hindi natin hinahanap po yung mga bagay na patungkol po sa Diyos. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14, yung mga bagay po na patungkol po sa Diyos, yun po ay kamangmangan sa atin nung tayo pa ay hindi mananampalataya. Ayaw natin mag-church, ayaw natin magbasa ng Bible, ayaw natin mag-pray. No? Pagka mag-pray sa labas, parang nakakaya po yung mag-pray sa labas o yung magdala pa po ng Bible. Kaya pagka nung tayo hindi pa mananampalataya, yung pagpunta sa church ay isang, antawag po dyan, kakutsaan, no? Pupunta sa church na, oh, sobra-sobra na yung kabanalan. Pero tayo binuhay na ng Panginoon sa spiritual, antawag po doon ay biyaya, katulad po nung nangyari kay Lazarus. Nung si Lazarus po sa John chapter 11, nung siya po ay namatay, nung siya po ay nailibig po doon sa tomb, ano po ang kanyang, ano po ang description po doon? Siya ay mummified, siya po ay nakatali, siya ay nakahiga, wala pong actions, wala pong manifestations po ng buhay.
Nung wala kapahayagan po na si Lazarus ay buhay. Pero sinabi po ng Panginoon doon sa John chapter 11, verse 43, and he had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth! Biyaya po yun, mga kapatid, sapagkat si Lazarus, hindi niya kayang buhayin yung kanyang sarili. Maliban na dumating yung salita ng Panginoon na nag-command, Lazarus! Narinig yun nung patay na katawan niya, come forth! Alam niyo po, ang kapangyarihan ng salita po ng Panginoon, kahit yung mga kalikasan, sumusunod po sa Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon sa bangyo, peace be still, sunod. Nung sinabi ng Panginoon ng niyawe doon sa raven, yung laman, para kay ano yan, para kay Elijah, mukha kainan, sunod yung ibon. Kahit po yung mga pader, nung sa laban po ng mga Jericho, nung sinabi ng Panginoon, babagsak na yung Jericho, babagsak na yung pader, kahit yung mga pader na walang buhay, sunod. Ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. At nung narinig po natin, hala, ako pala yung pupunta ng impyerno. Ang kasalanan ko pala, pag ako umarap sa Diyos, ako yung hatulan niya. Wala pala nalilingid sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, sa paningin po ng Panginoon, walang kasalanan na hindi niya po hahatulan. Kaya kahit maliit na kasalanan niya sa tingin mo, hahatulan ng Panginoon yan. Bakit? Matuwid siya. Kapag hindi niya hinatulan yan, ano sasabihin mo? Injustice. Di ba? Sa panahon niya yan, mayroong mga injustices. Kapag mayroong injustices, di ba? Tayo, nag-ihinaing tayo, nag-agaano tayo, tama po? Dahil mo sa Panginoon, wala pong kasalanan na hindi niya po hahatulan. Kaya makapangyarihan po, kaya good news eh. Nung narinig mo yung katotohanan ng gospel, hala, maliban doon sa dugo ni Jesus, na siyang may kapangyarihan lamang po, nalinisin yung ating kasalanan, 1 John 1:7, hindi tayo makakaharap po sa Panginoon. Ang sabi po sa Job chapter 9, kahit 1,000 beses ka makipag-usap sa Panginoon, hindi ka mananalo sa kanya, ipapakita niya lahat ng kasalanan na mayroon tayo. Pero makapangyarihan yung Panginoong Jesus. He cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And 44, and he that was dead, ang sabi po doon, come forth. Kaya yun yung panalangin po natin. Sa tuwing tayo po ay nag-share ng salita ng Panginoon, yung banal na Espiritu, diba ba? Kumilos sa puso niya, Lord, nakita niya. Makita niyo yung pangailangan. Papasin niyo po ba ngayon mga kapatid? Kapag nag-share tayo, minsan parang meron nakatakip yung tenga nila, parang hindi nyo nauunawaan yung sinasabi mo. Kapag nag-share ka na, ate, kuya, yung kasalanan niyo po ay magiging kapahamakan po ninyo. Kailangan po yung mahugasan, mapatawad. Parang yung kausap mo, okay, oo. Parang hindi nyo nakikita yung, tapos gusto nyo bang sa pratayan ng Panginoon? Oo naman. Pagkatapos nun, wala lang, parang na, wala pong makita conviction eh. Nakapagka, gusto mo bang balikan ko po kayo, mag-Bible study po tayo ulit, bro, para makita niya ano ba yung mga pangako ng Panginoon, at saka na, busy ako. Hindi niya talaga nakikita yung kahalagahan ng spiritual na bagay, na tayo po ito makikita, mamamatay ito, matatapos to, pero mamamatay ka, at merong buhay na naghihintay sa abilang buhay, na yun yung mas mahalaga. Kapag binabahagi natin yung salita ng Panginoon, meron tayong panalangin ng Lord na wakilusin ng banal na Espiritu ang kanyang puso. Sabi sa John 5:40, tinignan niyo mga kapatid, John 5:40, you will not come to me that you might have life. Kapag tayo lumapit sa Panginoong Hesukristo, ano magkakaroon sa atin? Pag tayo lumapit sa Panginoong Hesukristo, ano sabi niyo yan? Magkakaroon tayo ng buhay. Sino po ang bubuhay sa atin? Ang Panginoong Hesukristo. Pero sabi niya sa verse, tinignan niyo po ha, marami ang hindi lumalapit kay Kristo dahil ayaw nila ng buhay. That ye might have life, para magkaroon sila ng buhay. Ayaw nilang lumapit. Ye will not come to me. Hindi kayo lalapit sa akin, sabi ng Panginoong Jesus. That ye might have life. Kaya tatanggapin si Jesus Christ. Ang sabi sa 1 John chapter 5, wala po ata dyan sa inyo pong notes. Verse 12, anong sabi po sa verse 12? They that hath Christ hath life. Sila na nagtataglay ng Panginoong Jesus, sila ay may buhay. Kaya dito pinagtatalunan kung ano yung nauna, kung nabuhay ba o binuhay. Ang pinagtatalunan dito, kung meron ka bang Kristo sa puso mo. Kasi kung meron kang Kristo sa puso mo, tinanggap mo siya, ikaw ay buhay. Ayun, nasa notes natin. He that hath Son, ang Panginoong Jesus, hath life. Pero sa John 5:40, maraming ayaw lumapit sa Panginoon, ayaw siyang tanggapin upang sila ay magkaroon ng buhay. Narinig niyo po ba yun? Ayoko muna dyan kasi kapag lumapit ako dyan, kapag tinanggap ko na yan, iiwanan ko na to eh. Ayaw nilang mabago yung buhay. Sabi nga ng kanta ni Brother Arcane, di ba? Ayaw magkaroon ng
ng panibagong lakad ng buhay. John chapter 11 verse 43 and 44, asay po doon, Ephesians chapter 5 verse 4 and 6, but God who is rich in mercy for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together, kanino po? With Christ. No, with Christ. Yung para magkaroon tayo ng buhay, signs of life na tayo ay tunay na Kristiyano, kayo na po natin masusupungan yun, lumapit tayo kay Kristo, nasa Kanya yung buhay. Kaya pag tayo po, ay wala po tayong, anong tawag dyan? Pag wala tayong gana sa church, wala tayong gana magbasa ng Bible, no, ibig sabihin, with Christ, meron tayong problema sa fellowship natin sa Panginoong Jesus Kristo. Kasi yung quickening, yung buhay spiritual, makikita po natin sa ating Panginoong Jesus Kristo. So, paano po tayo na-quicken? Paano tayo tumanggap sa Panginoong Jesus Kristo? Kasi narinig natin yung katotohanan ng Ebanghelyo. Sabi po na kanta kanina ni Brother R, ano po yung Ebanghelyo? Na si Kristo ay namatay para sa atin na tayo naman ay mabuhay. Kaya pa nakikita niyo po sa labas, pumunta po kayo sa labas, ayaw nila ng Kristo, ayaw nila ng Bible, ayaw nila ng Diyos. Ano po nakikita natin? Spiritually dead. Patay spiritual. Walang kamalayan. Kaya laga tayo lalabas. Ba tayo lumalabas? Lumapit tayo kay Kristo. Di ba yung preaching natin? Lumapit po tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo upang sila po ay magkaroon ng buhay. Magkaroon ng pag-ibig sa ating Panginoon. Nasabi niya sa ating talata, ang Diyos na mayaman sa kahabagan, inibig niya tayo ng dakilang pag-ibig, sabi po doon. Nandun sa Ephesians chapter 2, verse 4. Sabi sa verse 6, na tayo ay binuhay niya kay, sabi, verse 5, ay Kristo Jesus. Kaya naman, sabi po sa verse 6, at raise up together, make us sit together in heavenly places. Kaya sabi kanina, meron na po tayong pag-asa ng langit. No, pag tinatanong tayo mga mananampalataya, ano po ang pag-asa natin? Lupa ba o langit? Laki yung laro eh. Langit, lupa, impyerno? Impyerno. Nung nag-share po kami doon, sabi sa amin nung siguro Jehovah, ano po ba ang pag-asa ninyo? Sabi ko po ay langit. Sabi niyo, sanguha ba na mayroong langit? Na langit ang pag-asa? Eh, sa amin po ni ano, yung pagiging kamangmangan ba? Sa John 14 po. Sabi mo doon, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. At paruroon ako, paghahanda ako kayo ng kalalagyan. Sabi po ng Panginoon, sabi na ko sa po, saan niya ng langit? Sabi ko na, oh man, walang langit. Sabi mo ganun. Pagdating sa Matthew chapter 6, bigyan kami ng karunungan ng Panginoon. Sabi ko po, sa Matthew chapter 6, nag-pray po ang Panginoon. Sabi po doon, our Father which art in, ang tahanan pala ng Panginoon. Nasa langit, alinaw po ng salita ng Panginoon. Amen? Dahil sa meron tayong Kristo Jesus, meron tayong ng buhay, sabi po doon sa verse 6, make us sit together in heavenly places, meron tayong pag-asa ng langit. Ano po? Kaya pag tinanong kayo, saan kayo pupunta? Dahil meron kayong Kristo sa puso ninyo, saan po ang ating tungo? Langit, kasama po ang Panginoon. Paano tayo lumantong sa pagtanggap sa Panginoon? Dahil narinig natin ang salita ng Ebanghelyo, katotohanan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Pangalawa, paano tayo humantong sa pagtanggap sa Panginoon? Sa pagsayapulong sa pangalawa, makita natin, because he knew the grace of God. O, binigyan ko ng close parenthesis, because we've come to know the grace. No? Paano tayo tumanggap sa Panginoon? Kasi natutunan mo, nalaman mo, yung knowing, yung knowledge doon sa biyaya ng Panginoon. Alam niyo po kung mali mo sa biyaya po ng Panginoon, kapag naunawaan po talaga natin yung biyaya ng Panginoon, hindi natin pagtatrabahuhan ang ating kaligtasan. Hindi ka magbibigay sa church para sabihin mo, ligtas points. Ano po ba tawag doon? Points sa langit. Meron usong ngayon ganyan eh. Nako, bawas ka na sa malaking 100 minus points sa ligtas sa langit dahil sa ginawa mo yan. Hindi po, gano'n no? Pag naunawaan mo yung grace, talagang maraming masisira pong relihiyon eh. Ano-ano po yung mga yun? Iiwanan mo yung sacraments. Sa catechism, ang sacraments mo, it can impute righteousness. No, sacraments, it cannot impute righteousness. Sa biyaya po ng Panginoon, si Kristo lang po yung kayang mag-impute, magdagdag, no, maglagay sa atin po ng katuwiran. Mga kaibigan natin, Jehovah, para sa kanila po si Jesus Christ, ay anong ginawa ni Jesus Christ? Bakit meron Jesus Christ? He undo. No, ginawa, ano ba yung sagal sa undo? Yung itinama niya, yung pagkakamali ni Adam. Maliban doon, wala na. No, kailangan nilang pagsikapan, pagbutihin, yung buhay na ito upang maging katanggap-tanggap po doon sa last resurrection, sa first resurrection na last chance nila para piliin ang Panginoon. And the same way with our friend, the Seventh-day Adventist.
No, sa kanila po, kailangan nilang pangbutihin, ipasa, yung tinatawag na investigative judgment, na ang Panginoong Jesucristo raw na sa pangalawang sanctuary ng langit, tinitingnan yung mga mananampalataya, if you failed yung investigative judgment ng Panginoong Jesus, impyerno ka pa din. Kaya walang assurance of salvation. Yung mga bagay po na yun, dahil sa biyaya po ng Panginoon, kung yun ay totoo, ibig sabihin, yung kaligtasan na meron ka, sino po nagsisikap? Ikaw na, tama po? Naku, kailangan ko ipasa yung investigative judgment. Naku, kailangan maging maayos ang buhay ko para doon sa last resurrection, siya ang pipiliin ko. No? Pagka pinag-aralan niyo po yung mga binanggit ko, even attending Sunday services is one of the signs that you are going to choose evil and not Christ. Sa last resurrection, ang 666 is sign na ang pipiliin mo si Satan at di ang Panginoong Jesus. Sa end time. Ano po? Pero yun, ano po yung makikita natin doon? Pagsusumikap mo, no? Ang tao dyan, yung pagtatrabaho mo. Pag natutunan po natin ang biyaya po ng Panginoon, yan po ay gawa lamang, Diyos lamang po ang nagtrabaho. Tingnan niyo po ito mga sumusunod na mga kahulugan. Sabi po ni Warren Worsby, ang ibig sabihin daw po ng grace ay God in His grace give us what we do not deserve. Diyos daw po yung nagbigay sa atin na hindi tayo ang karapat-dapat, hindi tayo karapat-dapat doon sa ibinigay ng Diyos, yun daw po yung grace. According kay Benjamin Warfield, yan daw po ay free sovereign favor to the ill-deserving. Yung favor po ng makapangyarihan Diyos para sa atin na hindi karapat-dapat. Kaya naman, sa biblical view, ano po ang ibig sabihin ng grace? Ito daw po ay free unmerited favor of God. Ito po ay libre, walang bayad, na nakasumpong po tayo ng pabor, no? Nakasumpong ng pabor sa paningin po ng Panginoon. Ako, ang root word po ng grace ay charis. Ang ibig sabihin po ay goodwill, loving kindness, or favor. Tanungin ko po kayo mga kapatid, sino sa atin ang makatatayo sa harap ng Diyos na pwede natin sabihin, Lord, tanggapin mo ko. Pag sinabi sa'yo ng Panginoong Jesucristo, bigyan mo ko ng dahilan para tanggapin kita. Anong sasabihin po ninyo? Buong buhay ko, Lord, every Sunday nag-church ako. Di ba? Pwede mo sabihin yun. Lord, every Sunday nag-preach ako. No? Sa buhay ko, every week, nagbibigay ako ng tracts. Pwede mo ilegal lahat ng mga bagay na yon. Pero alam nyo po, mga kapatid, kung itutumbas lahat ng mga ginawa mong mabuti sa kasalanan mo, I told you, mga kapatid, hindi hihigit yung kabutihan natin sa kasalanan na mayroon po tayo. No? Araw-araw, kahit nga po nakaupo lang tayo, kahit wala tayong ginagawa. Sabi nga po sa James, yung mga walang ginagawa, kasalanan na. Wala na nga ang ginawa eh. Yun nga eh, wala ang ginawa eh. Yung mga bagay na may nakikita kang tama, pero hindi mo ginagawa, yun daw po ay kasalanan. No, nakita mo nang may tama ka dapat gawin, pero, ay, nakibit balikat ka, ay hindi, ayoko mangialam, wag na lang. Ayun, no, wala kang ginawa, kasalanan pala yun. Kaya pag binilang mo kasalanan na meron ka, mga bagay na pinalampas mo na dapat gawin mo, pero hindi mo ginawa, nagkakasala ka na, sabi ng Panginoon. At sa mga nakaraang pag-aaral po natin, no, sa Matthew chapter 5, grabe ang Panginoon. Iniisip mo pa lang, no? Ginawa mo na sa iyong puso. Kaya biyaya ng Panginoon. Kasi hindi tayo karapat dapat tumayo sa Panginoon, sa kanyang harapan. Pero you know the grace of God. Nung nakita mo, hala, may biyaya pala ang Panginoon. May biyaya pala natatanggapin kay Kristo Jesus. Na kapag tinanggap mo si Jesus Christ, yung kanyang dugo, uugasan yung lahat ng kasalanan mo, hindi mo kailangang magpakahirap, hindi mo kailangang ipako sa krus, kasi yung Kristo, siya na yung pinako sa krus. Siya na yung nagbayad ng kasalanan mo. Kung ikaw ang babayad ng kasalanan mo, hindi mo kaya. Hindi natin kakayanin. We can't afford to pay our sin. Kasi sinabi ng Panginoon yung bigat, gusto mong bayarin yung kasalanan mo? Go to hell. And you will suffice the wrath of God. Pero yung Panginoong Jesucristo, yung pagkapako sa krus, sapat yun. Because the quality of the one who paid our sins. Diyos yun na nagawang tao, nagkatawang tao. Walang kasalanan. Yun yung ibinagay na fine. Sabi sa John chapter 1 verse 14. Sabi po doon, Jesus Christ is full of grace and truth. You want to receive the grace of God? Come to Jesus. Sabi ng Bible, you will not come to me that you might have life. Why? Because in Jesus Christ, nasa kanya yung kapuspusan ng biyaya. Wala po sa church. Ang church, hindi kaya mag-bestow ng biyaya. Kaya dito po, walang confession. Yung Father, forgive my sin. Sabi sa'yo ni Pastor, okay, your sins are forgiven. Walang ganoon.
Wala po mga kapatid, hindi kaya mag-bestow ng biyaya ang church. Ang kaya niya lang, i-open sa iyong biyaya na na kay Kristo Jesus, full of grace. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are you saved through faith. Ayun, malinaw. Na dahil sa biyaya lamang po, tayo ay naligtas. Sa Titus chapter 2 verse 11 and 13, ano po yung biyaya? For the grace of God that bringeth salvation that appeared to all men, that is the Lord Jesus Christ, teaching us that denying ungodliness, worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present world, looking for that blessed hope and glorious appearing of the great God and Savior, Jesus Christ. Ang biyaya, hindi lang nagliligtas sa atin, nagtuturo din sa atin yung pangalawang puntos natin mamaya, no? Kung paano lumakad sa biyaya ng Panginoon na makaka tayo ay kalulutan po ng Diyos. So, paano tayo lumantong mga kapatid? Tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesus kasi narinig natin yung kanyang gospel. Pangalawa, narinig natin yung kanyang grace. At yung pangatlo, sabi sa verse 7, kasi nagkaroon tayo ng encounter doon sa mga lingkod ng Panginoon. Ang sabi po doon, as ye have also learned of Epaphras, our dear fellow servant. Paano tayo tumanggap sa Panginoon? Kasi may ginamit sa atin na Kristiyano. Siya nag-share sa atin. Di ba ba sinabi natin nakaraan, yung Bible, walang payang para maglakad, pumunta sa mga kapitbahay natin para i-share si Jesus Christ. Walang boses yan para magsalita. E pag naglakad yun, tsaka nagsalita, takbuhan na, di ba? Nakatakot yun, makakita ka ng Bible, lalakad ganun. Makinig ka sa akin. Diba? Talaga na. Ayun na, takbuhan na. Pero, yun yung demand na mayroon sa mga mananampalataya eh. Mga kapatid, alam niyo po ba ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi tayo gumagawa ng pabor sa Panginoon? Minsan iniisip natin ganito eh, kapag tayo humahayong naglilingkod sa Panginoon, tinutulungan natin ang Diyos? Mali po, mali. Pag tayo humahayo, ginagawan tayo ng pabor ng Diyos, binibigyan niya tayo ng pagkakataong maglingkod. Kung hindi ka naglilingkod, maraming gagamitin ang Panginoon. Kaya pa sinasabi nila, maglilingkod tayo! Huwag mo sabihin na maglilikod tayo kasi kailangan ng Panginoon ng tulong. Hindi. Tayo nangangailangan doon sa ginagawa natin. Pasin niyo po sa mga naglilingkod. Dahil sa busy ka na sa paglilingkod sa Panginoon, parang nababawasan na yung ano mo, no? Pagiging carnal mo. Parang, ha? Mas spiritual ka lagi, ah. Parang ako, di dapat ako magalit kasi, di ba? Baka di ako makapag-witness, eh. Baka hindi effective, eh. Di ba? Nagiging, di ba? Nagkakaroon ka ng discipline, eh. Kasi gusto mong gamitin ka ng Panginoon. Tama po? You have learned because we've come to encounter the servants of Christ. Sabi, you learn from Epaphras who is your faithful minister of Christ. Yung pala yung nag-minister sa kanila, no? Dahil meron pong mga lingkod sa Panginoon. Kaya sabi sa Romans chapter 10, di ba? Paano lang marinig kung walang mga ngaral? No, hindi sila natanggap sa Panginoon. Kaya tayo po, tumanggap tayo sa Panginoon kasi may nangaral sa atin, may nagdala nung gospel sa atin, may nagdala nung grace ng Panginoon sa atin. That's why we've come to receive the Lord Jesus Christ. Dalawang salita po yung ginamit dito, no, para i-describe si Epaphras. Una yung servant. The Greek word is doulos. Yung minister naman is diakonos. Yung sabi niya, fellow servant. Kamanggagawa sa Tagalog. Ano ibig sabihin po ng servant yung dulos? One who gives himself up to another's will. No, yung dulos kasi, ibig sabihin, wala yung kalooban niya. Kaya tayo po, pag bilang servant ng Panginoon, no, isa yung sa mga bagay na ayaw mo naman ginagawa yung dati. Pero dahil sa Kristiyano ka na, kahit ayaw mo, yun ang gusto mo kasi yun ang gusto ng Panginoon. Tama po? Naku, walang amen dun ha. No, kahit ayaw mo, dahil yun ang gusto ng Panginoon, ginugusto natin. Amen po? No, ayaw natin lumabas. Ayaw natin magbigay ng tracks. Tama po? Ayaw natin mag-share ng Word of God. Hassle yan eh. Minsan, madibati ka pa. Tama? Hassle yan. Pero ginugusto natin, kasi servant tayo, hindi yung will, not my will, sabi ng Panginoong Jesus. Di ba ang ganda ng pattern ng Panginoon? Nagbigay talaga siya ng pattern bilang Kristiyano eh. Not my will, but dying be done. Wag yung kalooban ko, no? Not my will. Kaya sabi ni Pablo, yet not I, but Christ liveth in me. Yun po ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano ay mayroong pakikipagbaka. Minsan mayroong sa inyo nagsasabi, diba, di ko lang ako Kristiyano pa, brother natin. Bakit? Kasi araw-araw, kakasala pa rin ako, eh. Ginagawa ko pa rin yung ayaw ko, eh. Pero nagkakaroon ka ba ng struggle? Oo, eh. Sobrang lukot ko naman, eh. Kristiyano ka! Kasi naging struggle ka, eh.
Kung wala ang Holy Spirit, hindi ka mag-i-struggle. Mag-i-enjoy ka doon sa sinaginagawa mo, tama? Pero sa nag-i-struggle ka, meron ang Holy Spirit. Nalulungkot ka. Kasi yung will ng Panginoon, nakikipagbaka doon sa will mo. Gusto mong sundin yung Panginoon. Yung will niya, pero minsan namamaya na yung will mo, kaya yung nangyayari, hindi ka nagiging servant. Pero ito mga nagpunta sa bahay natin, di ba? Huwag niyo pong aminin niyo po sa akin, tayo hesitant tayo eh. Ako nga po, kapag gano'ng tanong eh, pwede po ba magbahagi? Pag hindi, wala na kami magawa. Okay, okay po, bye-bye. Iyon mo na lang po namin yung trust. Ayaw makinig eh. Ano? Pero yun, hesitant tayo, parang, gusto, palitan naman yung tao, lalapit ako po ba ito? Share ako po ba ng Panginoon? Nakatakot yung, ano eh, ang tangkad, di ba? Ang laki. Minsan yung gusto, yung akala mong mabait, yun ang rejector. Yung akala mong rejector, yun yung, sige, balik isa Saturday. Oh, parang, kamangha-mangha ang Panginoon, no? Pinipirify niya kasi yung puso ng mga lalapitan na natin. Pero ang servant, ano po yung servant na nagpupunta sa atin, yung mga nagbibigay sa inyo ng mga tracks, hindi nila gusto yan. Yung iba din gusto, yung iba talaga, talagang gusto lang sumunod sa Panginoon. Pero huwag niyo sabihin sa akin na umpisa pa lang, gustong-gusto mo na, di ba? Yan ay, it's a growing, tawag dyan, growing process, no? Na ginugusto natin yung mga bagay na ayaw natin, pero ginugusto natin kasi yun ang gusto ng Panginoon, bilang servant. Yung minister naman, ang ganda na ito mga kapatid, tingnan ko yung meaning nito. Sabi roon, one who executes the commands, the servant of the king, an attendant for menial duties, no? Ano nga ba yung sabihin ng menial? Natanong ko sa asawa ko, ha? Yan yung mga, ano, mga hindi prestige na gawain, di ba? Mga menial duties. Sa inyong, halimbawa, ang minister pala, kasi pag tinignan niyo po yung minister na yan, sa Acts chapter 7 talaga nag-upisa yan. Sila yung mga nag-serve ng diakonos, nag-serve sa table. Hindi prestigious, no? Sila yung mga sa atin dito, di ba, sa yung mga nagluluto dyan. Di ba, sa atin kasi, sa paningin ng mga tao, ang prestigious yung mga, pag nandito ka sa harapan, di ba? Yan yung prestigious. Pero yung mga nagwawalis dyan, ako, hindi yan prestigious sa paningin natin, no? Yung mga nagluluto, yung mga nagpupunas-punas lang dyan, ang mga prestigious, yung mga tumutugtog, yung mga parang nag-preach ganyan, di ba? Parang ganyan ang prestigious. Ang sabi dito, yung minister pala, menial duties, no? Talagang tayo po, likod, dapat talaga yung pastor, hindi siya yung parang Panginoon na, ano yung, Brad, ano bang ano rito? Hindi pala, dapat pala tayo, servant, menial duties, merong nagpapakita sa atin ng spirit ito, no? Na paalala sa atin na hindi prestigious yung ating paglilingkod sa Panginoon, ha? Huwag tayong i-elevate yung sarili natin na pastor ako eh, di ko na ako eh. No? Dapat, ang diakonos pala is an attendant for menial duties. Ang ganda. Pero mga kapatid, yung servant, ito yung mga tao na hindi mo nila gusto, pupunta kayo sa mga sa harapan, nagdadala kayo ng mga trucks. Ano po ba yung mga naka-lawsuit dati, yung mga naka-necktie, nagkumakatok sa mga bahay? Electrolux. Diba? Misa parang, hindi talaga prestigious na pumunta ka sa harapan, nakipag-usap ka, at istorbin mo yung buhay nila, at ang sabi nga nagsasampay eh, matalaga po ba yan? Ayaw na ba lang kayong pakinggan? Sige po, doon na po natapos. Hindi welcoming, hindi maganda sa paningin po ng tao. Pero marami na akayara sa Panginoon kasi we do menial duties. No? Huwag niyong kalimutan na tayo ay umantong. Hindi naman tayo tumanggap sa Panginoon in one sitting eh. Sino po mo sa inyo natin in one sitting tumanggap sa Panginoon? Napakabuti naman ng Panginoon sa inyo. Napakahusay mo naman, ano? Isang upuan lang. Sa atin talagang inuntahan ka ngayon eh. Ah, ganun ba? Sige, pag-iisip. Di ba? Meron ganun eh. Ang sabi ng Bible, may iba nagdilig, may ibang nagtanim. Tapos ang Panginoon ang siya nagpapalago. Kaya ka tumanggap sa Panginoon, may una ka na napakinggan, may nag-follow up sa'yo. Hanggang sa gumawa na ang Panginoon sa puso mo, ay, na-realize mo, nakita mo, oh, nga. Tanggap ako sa Panginoon. Kailangan ko ang Panginoon. Yung mga tao na yung naginamit ng Panginoon, they are ministers, they are servants. Hindi man nila gusto yung ginagawa nila, pero ginugusto nila para sa kalooban ng Panginoon. Tayo ay humantong sa pagtanggap sa Panginoon dahil sa mga manggagawa. Lahat po tayo manggagawa ng Panginoon. Amen po? At next Saturday na po ata ang fellowship ng church. Sa morning po ay merong tracks giving, witnessing. Welcome po ang lahat. Invite po lahat. Magbigay po tayo ng tracks dito po sa, dito muna tayo sa Santa Fe. After po yun, may fellowship po yung church, no? Pag-usapan natin kung ano-ano po mga na-encounter natin sa labas. May pangain ng church. Parang anniversary yan. Kainan, ganyan. No, punta sa Saturday. Ewan ko lang kung napakain, lugaw ba? Hindi. Ulam, kanin, ganyan. No? Pag nasa mission field kami, ako pag nasa mission field, di ba? Lagi may
may pakain, may kanin, may ano, kahit ang ulam, bulaklak ng katuray. Di ba, Nanay Marites? Pambira, kala mo, mangga na Nanay Marites eh, katuray ng bulaklak. First time ko makatikim. Kung sa mission nga, sa mission po may kainan eh. Sa fellowship, next Saturday, atin po kayo. Yan, so morning, evangelism, tapos afternoon, preach ni pastor, fellowship tayo, meron tayong lunch and meeting. So yan, hindi makakaira sa Panginoon kung walang hahayo. Ano po? No, tayo po ay humayo sa Panginoon. Pangalawa, sa po doon sa verse 6, kung paano yung tinanggap si Kristo, pangalawa, tayo ay magsilakad gayon sa Kanya. Ito po yung bilang Kristiyano eh. Tayo po ngayon, paano tayo ngayon lalakad sa Panginoon, Hesukristo? Paano tayo magiging Kristiyano? Yung iginawa sa atin ng Panginoon, paano natin maisa sa buhay? Yung po yun eh, no? Justification, yung po yung ginawa ng Panginoon sa atin. Sanctification, yun din yung ipapakita natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kalooban natin. At hindi na mahirap para sa atin yan. Bakit? Kasi may ginawa na yung Diyos sa ating kalooban. Sabi doon sa ating talata po sa verse 6, so walk ye in Him. Paano po ba tayo makalakad? Balik tayo sa Colossians chapter 1. Doon yun eh. Verse 9, ang sabi po doon, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, to desire you, that He might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Paano tayo makakalakad bilang Kristiyano? Number 1, walk in knowledge. No? Paano mo magawa isang bagay na hindi mo alam? Di ba? Kahit sa anong po, kahit sa trabaho. Bago mo magawa yung trabaho mo, mayroong training. Tama po? E di mag-a-apply ka. Nag-aaral ka ng 4 years, 5 years, ganyan. Pwede kung ilang taon yung kurso mo. Pero pasin niyo po, ulang ko lang ha, pero hindi naman sa lahat nag-a-apply. Pero pasin ko, yung mas college, nag-aaral ka ng ganyan. Sa trabaho, malayang-malayo din, no? Parang wala naman sa college na pinag-aralan ko. Sino po sa inyo yung ganun? Ito yung kurso mo, pag trabaho mo, parang wala naman ito. Mayroong iba talaga yung naging trabaho mo din, no? Doon sa trabaho mo, pagtapos mo matanggap, doon ka ititrain, di ba? Ano yung mga gagawin mo talaga, job description, ganyan. Hindi mo magagawa pa rin yung trabaho mo kung wala ang basic knowledge noon. Kailangan ng knowledge. Kaya sa ang panalangin ni Paul sa mga bagong mga sa Colossian Church, ano rin po yun? That we pray for you, we do not cease to pray for you to desire that He might be filled with the knowledge of, ano rin po yung mga lalakaran natin? Of His will, kalooban ng Panginoon. Yung pala yun. Ang buhay Kristiyano, lumalakad sa kalooban ng Panginoon, hindi na sa kalooban natin. Kaya pag-pray natin, Lord, sana yung kalooban ko, kalooban mo. Ganyan yung pray natin. Na yung mga ginugusto ko, ala ko yung mga kantahan dito ng mga young people eh. Kung nga sabi niya, Lord, kung hindi mo ito kalooban, baguhin mo daw, meron kayo kanya kanta. Meron siyang ginugusto, Lord, kung hindi mo ito gusto, tanggalin mo sa akin, meron ganun. At nawa, maging totoo sa inyo yun, mga young people, no? Na kapag unbeliever yan, alam mo naman yan, hindi na pa nagkatalunan yan, young people, hindi ang kalooban ng Panginoon, no? O dito sabi doon, ano ang Kristiyano? Knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Kailangan natin ng know-how, knowledge ng kalooban ng Panginoon. At saan po masusumpungan yung kalooban ng Panginoon para makalakad tayo doon sa salita ng Panginoon. Kaya naman, we are encouraged by the Bible to search the Bible. Sabi sa John 5:39, search the scriptures for they which testify of me. Bakit na po natin isa-search yung Bible? Kasi yun daw po yung nagpapatotoo patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Meron po doon sa PCBS, yung baller band. Ang sabi po doon, ano ba nakalagay doon sa baller band na yun? What would Jesus do? Yan, di ba? Ano kayang bagay ng Panginoon dito? WWJD, yan. What would Jesus do? Yun po yun eh. Pag meron kang pangyayari, ito pray mo, Lord, ano kong gagawin mo? Kaya kung nasa kalagayan ko, Lord, anong gagawin mo dito? Yun, yung ginawang pattern ng Panginoong Isus sa buhay niya, nagpapakita ng mga principles, how to walk according to His will. Kaya kailangan natin mag-search ng scriptures. No, salamat sa Panginoon, yung classmate ko po, no, yung mga kaibigan po natin, Pastor, sila po ay active sa BK, no, my brother's keeper sa mga police. Ginawa ni Duterte, talagang buong bansa, kailangan masharean po ng Bible. And we are praying for Brother kay Pastor Abante po, no? Na yung pinapasang batas na ibalik yung pagbabasa ng Bible sa mga schools, no? Nawa ay mamangyari yan. Ano po? Sapagkat nandoon, knowledge, hindi ka makakalakad sa Panginoon. Without right knowledge patungkol sa Diyos, gagawa tayo ng sarili natin, fabricated God, na siyang, tawag dyan, according dun sa proportion na gusto natin sa buhay natin.
No? Pero pag nakita natin yung Diyos na ayaw ng divorce, yung Diyos na ayaw ng homosexuality, makakalakad tayo doon. No? Hindi natin ipagpipilitan yung gusto natin. Ipagpipilitan natin, Lord, yung gusto ko nawa ay yun yung gusto mo. 2 Timothy chapter 2, verse 15, gustong-gusto ko ito, mga kapatid. Ang sabi ko doon, study to show thyself approved unto God. Minsan, lagi binibigyan pa sa yung word na study, yung pala, hindi, yung word na study doon, ay hindi ibig sabihin na study na mag-aral. No? Ang Greek word po doon ay is, make every effort. Kaya doon sa Berean translation, yun yung eksakto nun, no? Make every effort to present yourself approved unto God. No, paano ka magiging approved unto God? Ano sabi sa King James? Rightly dividing the word of truth. Para maging approved tayo sa Panginoon, we read the word of God, at tama yung pag-aaral mo, tama yung hindi mo tinitwist yung salita ng Panginoon. Doon ka magiging approved. No? Kaya, hindi yung panag-aaral ko ng Bible, ano mo, sa tingin ko, ganyan yan. Hindi sa tingin mo. Meron talagang gusto, may intention talaga ang Panginoon, ba't niya sinabi yon? Pag sinabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 42, isa't verse 8, sabi ko doon, hindi kayo bibigay ang aking kalulatian sa anumang inanyuan o imahe o idols. Yun yun, wala na ibig sabihin yun. Hindi ibig sabihin na hindi, ano yan, yung mga K-pop, yun yung mga ina-idol natin. Hindi! Nung time na yun, meron talaga silang mga ginagawang mga Diyos sa kahoy, sa bato, sa ginto, sa pila. At sabi ng Panginoon, never ko ibibigay yung glory ko sa anumang inanyuan. Huwag yung sa tingin ko, walang sa tingin ko. Yung talaga, meron talaga intention yung Bible kung baka sinabi ng Panginoon. Ano po? So make every effort. Ginagawa po ba natin lahat ng effort natin to study the Word of God? To search the Word of God? To attend the preachings of the Word of God? O meron tayong, wala kasi yung pamasahe ngayon eh, busy. Medyo tinatamad ako eh. You're not making all your efforts. No, hindi mo ginagawa yung lahat ng makakaya. Masasabi po ba natin yun? Ginawa ko na lahat ng makakaya. Diba, nasa Mindanao pa ako, naghanap ako ng ticket ng plane, talagang wala, di ako makarating. Pero, nandiyan ka lang, 500 meters lang ang bahay mo. Pero, pastor Nat, di ako nakapunti. Bakit? Busy. Diba? Saan ka busy? Busy eh. Nag-iisip ko pa ako, saan ka busy? Pero make every effort. No? Rightly, accurately handling the Word of God. Nawa, we make our every effort. Search the Scriptures, sabi ng Panginoong Jesucristo. Why? Because of the knowledge of the Word, doon lang tayo makakalakad sa Panginoon. Kaya every Sunday, nag-Bible study po tayo. Alam niyo po ba, dati, sa aming pag-aaral, ang tingin ko lagi sa preaching, di ba dapat merong message? Tama po, dapat lagi merong message. Ngayon po, alam niyo, ang tingin ko na sa Bible ngayon, Bible study. Pag Sunday, mag-aaral kami ng Bible. Bahal ng Panginoon sa message. Sa akin, Bible study. Anong sinabi ng Colossians 2? Anong sinasabi niyan? At bahal ng Banal na Espiritu sa inyo. No? Kung anong message. Diba? Pero sa atin, Bible study lang. Sabi roon, walk. Hindi natatapos ang pagiging Kristiyano na ikaw na bautismuhan dito, tumanggap ka sa Panginoon, tapos member ka, atin ka na every Sunday. Hindi po. Kailangan natin isabuhay kung ano yung natutunan natin sa Word of God. Amen po? Studying the Word of God. Search the Word of God. Making every effort to present ourselves approved sa Panginoon. How to walk with Him? Sabi sa verse 10, nandun po sa Colossians chapter 1 ako, walk in all pleasing. Kanina, dahil sa alam mo na, in knowledge, natutunan mo na, nagba-Bible study ka na, natutunan mo na ang Panginoon, nag-aaral ka. Sa mga natutunan mo, sabi doon, kapag nilakaran mo yun, that He might walk worthy of the Lord, unto all pleasing. Pag lumakad tayo ng karapat-dapat, napi-please po natin ang Panginoon. Ito naman yung contrary doon sa preaching ni missionary Frederick, di ba? Ang ganda nung sinabi ni missionary Eric nung Wednesday, na disappoint ang Panginoon sa iyo. E dito naman, dapat na-please naman ang Panginoon sa atin. So, hindi pwedeng sabayan, ha? Hindi pwedeng napi-please ang Panginoon at sa'yo man na-disappoint, ha? Dalawa lang yan. It's either the Lord is being pleased or the Lord is being disappointed. Tama po? Bilang Kristiyano, tanongin natin sa sarili natin, am I walking worthy unto the Lord, pleasing before His sight? Paano rin mag-please? Sabi doon, being fruitful in every good work. So, bearing fruit. Diba? Hindi tayo makapag-bear ng fruit kung hindi tayo lumalakad sa spiritual. Kung hindi tayo lumalakad sa espiritu, tama? Hindi ka makapag-bear fruit kapag nakikipagbubuhan. Bible, my word. Dahil kapagbubuhan, katangahan ka doon sa mga political controversies ngayon, ha? Ang mababuhan, ano tangan ninyo? Hindi ka magiging fruitful niyan. Hindi yan spiritual. Kung Kristiyano ka, hindi ganun dapat ang mga choice of words mo. So,
Imagine, ang Panginoong Jesus nagsalita, bobo tanga. Imagine mo sabihin ng Panginoon yun? Ang tanga mo, ang bobo. Ang Panginoon hindi ganoon. Siya kanya na, yung mga patoto, ano sabi ng Panginoon? Lubakad ka at huwag ka na magkasala muli. Lagi nakikita ng Panginoon yung potential mo, yung kung ano ka. Tayo, ang bobo nyo, ang tatanga ninyo, huwag kayong ganoon ha. Lumakad sa Espiritu, kaya hindi ka mag-bear fruit. Yung kaibigan mo, hindi mo mawin sa Panginoon. Makaiba kayo ng political stance, hindi mo siya mawin. Bakit? Nagsalta ka ng ganun. Diba? Dapat na yung bearing fruit, sabi doon, walk worthy. Paano mag-walk worthy? Showing the fruit of the Spirit, bearing fruitful in every good work. At paano rin? Ito. Increasing in the knowledge of God. Walang katapusang pag-aaraw. Pag-balik naman tayo sa number one, akala natin yung isang Bible study, okay na. Naku po, increasing. No? Every Sunday. Hanggat maaari, sa atin dapat ha, every morning, you have your own feeding. No? Magbasa ka lang, magbasa ka lang. Kahit nga po ako eh, minsan nagbabasa ako, hindi ko na alam kung nagbabasa ako, basang-basa lang. Sa buong root, lumpas na ako sa root eh, nasa amin na po ako eh. Wala akong matutunan, basa lang. Okay, wala akong episode, basa. Wala akong maunawaan, basa, hanggang sa may matutunan ka. No? Hanggang sa may matutunan ka. Hindi yung, wala na akong matutunan. Imagine sa inyo po, ah, pasin nyo mga kapatid, every year, lagi tayo nag-isumulan sa Genesis. Pagkatay sa Chronicles, ayaw mo na magbasa ng Bible. Tapos, next year ka na ako yung magbasa, balikan mo sa Genesis. Kasi yung Chronicles, puro pangalan eh. Basahin mo na, nagbasan mo na, parang hawa mo na. Para, pamunta na mo sa Ezra na yung Maria. Tapos, pagkatay sa Chronicles, boring talaga ng Bible, eh, no? Kasi puro pangalan. Eh, nilagpasan mo na lang! Di ba? Basta magbasa ka, increase in knowledge. Para makalakad tayo sa kalooban po ng Panginoon. Ang sabi po doon sa Ephesians chapter 4 verse 1. Tinan nyo na mga kapatid, Ephesians 4:1. Sabi sa Ephesians 4:1, beseech you, namamanhik si Pablo, I beseech you that you walk worthy of the vocation. Hello? Tinatawag pala tayo ng Panginoon sa paglakad na yan. Akala natin ang paglakad natin, ang tawag ng Panginoon, tawag lang sa kaligtasan. Hanggang ngayon, tinatawag tayo ng Panginoon, walk according to my will, walk according to my will, walk according to my will. That is the vocation wherewith ye are called. Mga kapatid, yun yung dapat na atin pong nilalakaran. Yun ang panawagan ng Panginoon sa atin. Kaya naman, nasabi sa Matthew 5:16, ano ibig sabihin po ng Matthew 5:16? Let your light so shine before men that they may see your good works. Tayo mga mananampalataya, yung nakatakos sa krus, disclaimer lang, hindi ibig sabihin nito na, ay, tunin ako naligtas kasi nag-good works ako. Hindi. Yung nakapako sa cross, hindi na makapag-good works. Eh, tama? Pero ang tunay na mananampalataya, yan ay lumalakad ng mayroong, sabi doon, that they may see your good works. Yan yung tunay na mananampalataya. I believe na yung nakapako sa cross na yun, kung yun ay makakababa at magkakaroon ng panibak at mabibigyan ng pagkakataon na makalakad muli sa kanyang buhay, lalakad yun ayon sa Panginoon. No, being fruitful in every good work. Let us see, paano tayo makakalakad sa Panginoon? In God's might. Sabi sa verse 11, is strengthened with all might according to all his to his glorious power and to all patience and long suffering with joyfulness. Sino sa inyo yung lagi nito plano? Lalakad na ako sa Panginoon, maglilingkod na ako sa Panginoon. Every gatong oras gigising ako, ganyan. Pero you failed. Tama? Gising alas 5, alas 5 ako mag-devotion, but you failed. Gumising ka ng 5:30, gumising ka ng 6. Ay, ayoko na, 6 na. You failed. Ibig sabihin, nag-fail ka, ay susuko ka na. Diba? Lagi nyo narinig sa akin to, kasi narinig ko lang din to eh. Na kayo mo ba, hindi kayo nakakain ng almusal? Ay, hindi na ako kain kailan man, kasi hindi ako nakakain ng almusal. Diba? Hindi, kumakain ka pa rin, diba? Hindi kasi ako nakakain ng almusal kahapon, I failed my plan. Ayoko na, hindi na ako kain ng almusal, ever. Diba? Hindi naman eh. It doesn't mean you fail today, it doesn't mean na kailangan mong huminto. Pero, kasi yun yung problema kasi natin eh, naka-depende tayo sa might natin. Magpa-plano ko. Sabi ni Pastor Nate, magplano ka. Plan your work and work your plan. And you fail, huwag na lang. Doon ka kasi nakabase sa your might, sa plano mo, sa strategy mo, sa gusto, gantong gusto kong mangyari. Eh, hindi nangyari sa gusto mo, ayoko na. Hindi, ganoon. Ang paglakad sa buhay Kristiyano, sa kapangyarihan po ng Diyos. You fail today, but it doesn't mean that you are going to fail tomorrow.
No? Dapat patuloy tayong, Lord, nag-fellow kahapon, but today, I need your strength. Kailangan tayong patuloy na humingi ng tulong sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng Greek word na strengthened, it means being made mighty. Grabe ang ganda ng Greek word, no? Strengthened, ibig sabihin, ang Panginoon siya ang gagawa sa atin na tayong maging malakas, maging dakila. Hindi ka makalalakad sa kalooban ng pagiging Kristiyano kasi magaling ka, nag-aaral ako ng Bible, ito pala ibig sabihin, okay, lalakaran ko yan. Hindi ganoon. Para tuturuan mo, Lord, give me power and strength to walk according kung ano natutunan ko po ngayon. Tulungan niyo po ako. No? Tulungan niyo po ako. Ganun lagi. Siya ang gumagawa sa atin. Hindi tayo self-made. Amen po? Tayo ay God-made. Tayo ay Kristiyano kasi Diyos ang gumawa sa atin. No, being made mighty. Kaya sabi sa 2 Corinthians 10:4, for the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God. No? Sabi po doon, to the pulling down of strongholds. Gusto mong maging matagumpay na Kristiyano? Sabi doon, mighty through God to the pulling down. Ang Diyos, yung kanyang, siya ang gagawa na maging malakas tayo. Paano mangyayari yun? Pray ka. Lagi kang humingi ng tulong sa Panginoon, Lord, give me strength. Lord, give me power. Lord, help me to understand your word. At kapag natutunan ko, give me strength. Every day, kaya every day, lagi tayo nagpipray. Ephesians 6:10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of, sabi ko niya mga kapatid, of His might. Hindi dahil sa malakas ka, hindi dahil sa binata ka pa, bata ka pa ngayon, even the youth shall faint. Sabi diyan, in the power of His might. And lastly, how to walk with the Lord? Sabi, walk, so walk ye in Him, in knowledge, in God's might, and above all, in all pleasing, and lastly, in giving thanks. Sabi sa verse 12, giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Alam niyo kung bakit patuloy nakakalakad po ang Kristiyano sa buhay Kristiyano? Kasi grateful siya, patuloy siyang grateful sa Panginoon. Yung mga hindi grateful sa tingin nila, ginawa nila ng pabor ang Panginoon, sila yung mga ingrato na madali nilang iwanan yung buhay Kristiyano. Kasi akala nila, they are the ones doing favor for God. Sa buhay Kristiyano, mga kapatid, lagi natin titingnan, Diyos po ang patuloy na gumagawa sa atin. Nakakain ka ngayon sa biyaya ng Panginoon. Kumikita ang negosyo mo sa biyaya ng Panginoon. May trabaho ka sa biyaya ng Panginoon. Lahat yan ng Panginoon. Maraming mas matalino sa iyo, mas malakas sa iyo, pero iba sa kanila, may sakit, di na makagawa. Mayayaman sila, kaya nilang, gusto nang ma-enjoy yung mga pera nila, pero wala silang kakayanan. Nakakita na mo ba kayo ng sobrang millionaire, pero hindi pwede kumain ng liyempo, hindi pwede kumain ng lechong baboy, nakagaya lang siya, bumili na kayo, pakainin nyo yung mga anak. Ikaw, bawal sa akin, may sakit ako, mamamatay ako pag kinain ko yan. Walang biyaya ng Panginoon, tama po? Pero ikaw, may biyaya ka ng Panginoon, lahat pwede mo kainin pa. Diba? Wala ka na pambili, pero pag piyesta naman, nakakain ka naman, ha? O, ano kayang piyesta yun? Huwag naman piyesta sa ano. At yung mga katulad na kalapas ng Ed Lopez na meron silang Kristiyanong piyesta. Yan, dapat meron tayong gano'n, no? Piyestang Baptist, yan. Para may kainan din naman tayo, no? Eh kasi yun, para yun sa mga idols, tama? Tayo naman, ang ating recommendation ay para sa Diyos na tunay, di ba? Eh, pag-reverse lang tayo nakakain. Pero, yung biyaya ng Panginoon. Sige mo, may kalakasan ka. Di ba? Pero hindi mo mag- Biyaya ng Panginoon, nakakain ka ng gusto mong kainin. May mga iba doon, mga mayayaman, di ba? Ang tawag doon, bumili sa mga Rolls Royce. Wow! Pero hindi nila masakyan, hindi nila madrive. No, you want to enjoy your car? Dapat ka nag-drive din, di ba? Pero yung mga mayayaman eh, ang ganda ng sakyan mo, oh my. Maroon ka nag-drive? Hindi eh. Nakala ko sa Joe, ang haba na pupuntahan niya nung pandemic. Siguro pwede mag-drive sa akin, ang layo, diba? Siguro pagod na ganun. Yung mga ganun, you can't enjoy things without the grace of God. Mga bagay na na-enjoy mo, not our might, giving things. Yung mga naglilingkod, bakit patuloy tayo naglilingkod sa Panginoon? Dapat meron tayong ganito. We are grateful. Okay? To walk according to the will of God. Hindi kayong grieve. Ano ba naman itong paglakad Kristiyano? Puro bawal, puro masama. Dapat nakikita mo, Lord, thank you. Dahil sa mga pagbabawal mo, you are protecting me. Dapat meron grateful. Pero yung mga ingrato, nakikita mo, ano ba na, puro bawal, dinidetrain mo ko, Lord. Walang grateful, hindi mo alam ko, hindi mo kilala ang Diyos. Hindi mo siya nakikilala. In giving thanks. Kaya naman sabi sa Matthew 15:36, ay dalawa to, no? Ay, hindi ko na sabihin. Isa sa mga, yung isa giving thanks, yun po kasi ibig sabihin talaga ng thanks doon, sa binasa natin sa 12. Binanggit ko lang yung pangalawang ibig sabihin ng thanks. Yung unang thanks is to be grateful, yun yung ibig sabihin ng yung from the Hebrew word na yun, Hebrew kasi sa Old Testament eh,
Toda yada, ibig sabihin ay grateful. Pero sa Matthew 15:36, paano siya ginamit ng Panginoon? In giving thanks, ang Panginoon ibig sabihin ng thanks doon is prayer. No, want to walk with God? Don't neglect your prayer. No, ang Panginoon, He give thanks. Saan pa rin ginamit yung word na thanks? In prayer. No? Kaya mga Kristiyano, bakit kayo nag-pray bago kumain? Ay, grado sala ninyo? No, parang magkaroon ka ng magic. Wala namang ganoon. We're just giving thanks. Lord, thank you for the food. Diba? We're giving glory to God. Paano tayo humantong sa paglakad sa Panginoon? Paano ito manggap sa Panginoon? Balikan natin. Because we have heard the truth of the gospel. We've come to know the grace of God because of the ministers of Christ. So, walk ye in Him as Christian. Walk in knowledge. Walk in all pleasing. Walk in God's might with all thanksgiving in our heart. Tayo po ay manalangin. Panginoon, purihin ka sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, na kami nga po ay may pagtanggap po sa inyo. Na hindi lang namin kayo nakikita sa malayo bilang tagapagligtas, ngunit tinanggap namin kayo bilang tagapagligtas so that yung kaligtasan na yun ay maging effective sa aming pong buhay. Dahil merong pagtanggap, may nangyari, it's an experience na magkaroon ng Kristo sa aming pong mga puso. Sa gayon, kami po ay buhay at nakamakalakad na, Panginoon. Salamat din po kami makakalakad na. Tulungan nyo kami na magkaroon ng patience and diligence in studying your word. Sapagkat in all knowledge, richly in thy word, makalalakad po kami. Tulungan nyo din po kaming manalangin na patuloy po humingi ng kalakasan po sa inyo. Sapagkat ang paglakad sa inyo, hindi namin kayang gawin. Tatama rin kaming mag-church. Tatama rin kaming magbasa ng Bible. Tatama rin kaming mag-pray. Tatama rin kaming mag-soul winning. Pero with your might, O God, help us, make us mighty according to your power. Salamat din po, Panginoon. Tulungan nyo kami na maging lumakad with all pleasing. Maybe we are walking according to your word, pero not according to our heart, not willingly. No, hindi kami na lumalakad ng kami, napipilitan lang because of obligation. But help us to walk according to your will, willingly, voluntarily, with all cheerfulness of heart. At patuloy kami magkaroon ng puso at pagpasalamat sa inyo. Sa gayon, patuloy kami maglilingkod na mayroong magalak na puso. Salamat po sa mga mananampalataya ngayon, na mga bago na nakakilala sa inyo, Panginoon. Salamat sa mga magagawa na inyong ginamit upang sila ay makakilala sa inyo. Salamat kay Epaphras, isang servant, isang minister na hindi nakikita, Panginoon, ang sarili na prestige kung hindi isang lingkod na walang kanyang kalooban, kundi ang kalooban ninyo ang siyang masunod sa kanyang buhay. Salamat po sa mensahe ngayong umaga. Dalangin namin na ang lahat ng ito ay sa inyo pong kapurihan at sa amin pong kabutihan. Sa ngalan po ni Jesus, Amen. Lolo. Amen. Kung sa biyaya tayo naligtas, sa pamumuhay, sa biyaya pa rin. Ano po? Hindi tayo naligtas sa ating sariling lakas, hindi naman tayo makapamumuhay sa sarili nating lakas. Tayo po magsalamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na provision, biyaya, upang maging available tayo sa mga bagay na gusto nating gawin at sa mga ayaw nating gawin. Salamat sa Banal na Espiritu sapagkat siyang nagtutulak upang ang mga bagay na ayaw natin, magustuhan natin, at yung mga gusto natin, lalo pang sumagana sa pagsasabuhay. Tayo po yung manalangin para dito. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe, sa mensahero, at sa message. Salamat po. Pagpalain niyo po ito sa iyong puso. Tunay nga po na kung paano namin ito tinanggap, gayon din paano itong may pamuhay at mula sa iyong kapangyarihan ay magagawa namin ito. Salamat po. Paspasan niyo po ito sa iyong puso na tumanggap nito ngayong umaga. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Isang bahagi po ng ating pasalamat sa Panginoon sa ating pagbibigayan, hindi dahil sa ito ay kailangan o masuplayan ang
personal, kundi ang ating gawain na pinagkatiwala ng Panginoon, patuloy nating magawa na ang Panginoon din ang siyang tumutulong, gagamit ng mga tao upang ito ay matugunan. Pag-pray po natin yung ating pagbibigayan, maitaas ang Panginoon at maisakatuparan ang gawain pinagkatiwala sa atin. Tayo po yung manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya. Muli sa iyong salita, ganun din sa kalakasan at mga pagpapalang pinagkakalob niyo sa amin, ay patuloy namin magawa na ikaw ang siyang maitaas at makatanggap ng kapurihan. Baspasan niyo po ang magkakaloob at ito po'y isang bagay na kung saan mga kaloob mo upang kami ay makapagpatuloy upang marating ang mas marami pang mga kaluluwa para sa inyong kapurihan. Ibabalik niyo po ito na pigpig at liglig sa kanilang kandungan upang lalo pa silang maging kagamit-gamit sa iyong ubasan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon na meron po tayong mga magse-celebrate ng birthday at ng anniversary. Ano po? Happy anniversary kay Brother Lucer at kay Sister Elena Agustino, May 16. Kay Brother Lito and Sister Lizelle Avenio, May 16. Happy anniversary po. At happy birthday kay Nanay Upring, amen, sa May 15. At kay Sister Margie Katampungan, May 16. Happy birthday. Kay Brother May Buscay, May 21. Happy birthday and happy anniversary. God bless you more life so that you can use it and service more for His glory. Ano po? Tayo po ay umawit para sa kanila. Maligaya po kami na kayo nakaabot sa ganyan dahil. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hey man, one more time. Happy birthday to you. Only one can I do. Born again means salvation. How many have you? Amen. So, ang regalo namin sa inyo, maisama namin kayo sa panalangin. Ama, gabihin niyo po si Nanay Upring. Salamat po kay Sister Margie at kay Brother Romy Buscay. Salamat po sa kanilang buhay. Patuloy niyo po silang pagpalain. Ganun din ang mag-asawang Iser at Sister Elena, kay Brother Lito at kay Sister Lizelle sa kanilang paglilingkod sa gawain ng Children's Department. Pagpalain niyo po sila at patuloy bigyan ng lakas na buhay na magamit pa na ikaw ang maluwalhati. Panginoon, kayo lamang po ang nagtatakda ng buhay at nagpapahaba at nagpapaiksi nito. Dalangin namin, misto lang sila ginagamit mo, patuloy mo niyo po silang pagpalain. Pagpalain niyo po silang gabayan ang kanilang maging sambahayan na makasama nila sa paglilingkod. Ito ang aming dalangin sa pagkataong ito sa pangalan po ng aming Panginoon si Kristo Jesus na iyong igagawad. Amen. Ano po? Sister Merlin at Sister Jeanette, Flower for Jesus, kayo po yung nakasusunod. Ano po? Ang ground steward natin ay sa next week, Group 1. Mamaya, tuloy ang fellowship ng Wings, ganun din po ang Astig,
at ganun din ang young people. Ano po? Kaya balik po kayo mga astig, balik kayo sa ating fellowship ng kalalakihan. Young people, balik kayo mamaya, tutuloy natin yung ating tinatalakay about sin. Take note, i-record po ninyo, kailangan niyo yan, magagamit niyo sa inyong buhay. Kaya purihin po ang Panginoon na tayo may mga pagkakataon, ulitin ko, it is the church, our institution that teaches us, yan ang trabaho namin bilang mga pastor, to feed the flock, ano po. So lahat ng mga ginagawa natin dito sa church, kailangan natin for instructional basis to make us strong and to serve God better, na mapagbuti pa natin ang ating paglilingkod. Ano po? So, isang bagay po sa Sabado, fellowship natin uli. Ano po? Bilang pastor ninyo, napapansin ko mukhang naalago na naman yung group natin. Mukhang nawawala yung kasiglahan. Sa umpisa lang eh. Ano? Itong mga sumunod na araw, na absent, may hindi sila makakapunta. Why? Ano po, yan po ay commitment ninyo sa Panginoon. Ano po, committed po tayo dyan. Amen? Amen. Hindi po committed. Committed. Huwag tayong committed sa bagay na yan. Ano po, kumikitid eh. Mihina. Ano po, so pagpatuloy po natin, ang Panginoon, pag ginagawa natin yan, ginagawa natin dun sa blesser, no? Hindi natin ginagawa yan so that God will bless us more. Of course, you do. Pag ginagawa mo maglikod sa Panginoon, God will bless you more. Pero ginagawa natin yan, not knowing, hindi dun sa bagay na yon ng blessing, but to the blesser, sa Diyos na nagbibigay pagpapala. Maluwalhati ang Diyos. So, sa bagay na yan, yun po yung ilang paalala namin. Sabado, ano po? So, yung mga kananayan natin dyan, no? Sabi nga ni Pastor Nat, kakain tayo dito, ano man yung pwede natin kainin dyan, sige, iluto natin, pagka ayaw na, di huwag na natin lutuin, basta kahit sa fellowship natin, yung mga na-experience natin, share natin, sapagkat sa bagay na ito, tayo po ay nagpapalakasan, ano po, ulitin ko po, mission ay hindi consumisyon, hindi dito nagpapayabangan, ito po ay nagpapahambulan tayo at upang tayo lalong magamit pa for the next better level of service. Ano po, lahat tayo ay doulos, ano po, tayo po ay diakonos, ano po, yan po yung mga Greek ng servant, diakonos, yan po kinuha yung diakonia, diakonia, mga deacons, ano po, they are servant. Ang pastor, ganun din po. Tayo pong lahat ay mga lingkod lamang ng Diyos. Sa anumang ginagawa natin, dapat ang masilayan si Kristo. Continuity po yun eh. Kung as ye have received, kung gaano tayo kasigla nung tumanggap kay Kristo, ganun din tayo kasigla na maglingkod. Amen po? Amen? Parang dapat yung kasiglahan hindi nawawala. No? Kasi the joy of the Lord is our strength. Yan po yung lakas natin. Ano po? As ye have received. Paano natin yan tinanggap? Yun ang laging natin, kintal sa ating isipan. Paano ba tayo naligtas? Ano yung bagay na ginamit ng Diyos? At dapat magpatuloy tayo sa bagay. Tayo pong lahat magsitayo. Baka mayroon pa tayo nakalimutan. Mayroon pa ako nakalimutan. Wala na? Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Mamaya, balik po tayo. Ano po? Astig, young people, at ang wings. Alright, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa kalakasan. Salamat po sa oras at pagkakataon at lubos po na kami nagtitiwala na mga bagay ito'y nagbigay kaluguran sa bawat mananampalataya, lalo po ang mensahe at isang hamon nga po na iniwan mo sa amin na ito'y aming maipamuhay sapagkat walang bagay na ginagawa namin na hindi para sa iyong kapurihan. Ito ang tanging dahilan kung ba't mo kami iligtas to glorify thy name in the midst of thy people. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ng buhay nito, magamit namin at mas marami pang kapurihan at kaluwalhatian na lumabas sa pamamagitan ng mga katawan na ito na gamit mo para sa iyong kapurihan. Basbasan niyo po itong aking mga kapatid sa kanilang pag-uwi. Itin niyo po sila malahati. Muli, mamayang hapon, muli niyo po kaming pagtipunin sa iyong biyaya at ikaw ang maluwalhati. Sa pangalan lamang po ng aming Panginoon si Kristo Jesus and all the people say, Amen. God bless you.